Pamahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Western Visayas, Probinsya Taklan, Banwat, Kalibo, maayad-ayad nga agahon. Nagapagayagon na programang prangkahan. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Miyerkules. Pizza Jess. Sabugan itahonyo dagong 2020. Ag sa aton makaron nga pag ililimaw banwa. Tugutin nyo anay ko nga maka-welcome, makapangamusta, maka-abi-abi sa aton karang mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagapagamati sa bilog nga probinsya Taklan, kabisera nga Banwa ita Kalibo. Kamusta kamo? Baw, grabe ro, piyastat duog-dog ang kilat kabi iba. Hasta kaina ita aga-aga. Ag may paaman panga ugan. Kasarangan hasta mabaskog. Naga pangamangrong dugog-dog ang kilat kay kabiya. Matsa naga paibot-ibot ka nga una yang sing likod. Una yang sing atubangan. Perti kabaskog. Rong nga pagpangilat aga pagpanayugdog mga kasimanwa. Raya baga ay epekto ko mga localized sa thunderstorm. Mga epekto it magain niya mga panyempo. Or epekto ni Butsoy. Ay may bagyo nga ginabantayan. May LPA nga ginabantayan. Ngani standby ka mo karon ha. Ay aton hindi na nga pag-tika-tikaon rong report ita Pag-asa Forecasting Center direkta sa DOST Pag-asa Metro Manila sa aton karang mga weather specialist mga kasimanwa. So standby ka mo ha. Ay check naton sa ini magbuhay rong dayagan ita panyempo mga kasimanwa. Aga siyempre nagapanguna nga mga balita ha. Ay hararo mga airport. Magawa sa Ninoy Aquino International Airport o Conaea. Ro iba nga mga airport iya sa Pilipinas nga rating ready yun. Ag may PCR test ay ginapabuksan para ngani nga magbaton ita flight nga sa Cairo aton karang nga mga overseas Filipino workers, mga returning overseas Filipino nga pagabatunon aton nga magauguli iya sa pungsod Pilipinas mga kasimanwa. Ay taokon kaibahan do aton nga Kalibo International Airport ro aton nga Katiklan Airport no. Ay kahapon may lima ka mga repatriated ro nag-abot kahapon sa Kalibo International Airport. Sakay ha, baya private plane. Halin sa Cebu, patugpa riya sa Kalibo International Airport. Apat ka mga adult ro ana karang kalga, aga sambilog nga infant, no? But silingon, may sambilog nga unga nga kaibahan, rong apat ka mga may edad-edad. Raya roging konfirma katon kahapon ha ni Kaap Manager Engineer Rosibio Monserrati Jr. no. Ging pangutan naman naton si Manager Monserrati kon kompleto baga ro anda karang mga dokumento. Pero suno kana ay kompleto man mana idol. May koordinasyon sa Kaap. Ag kompleto rong papel. Ro pangutana si In Bagasandara makaron. Naka facility quarantine, naka home quarantine or una sanda naka quarantine sa Ligtas COVID Center. Kon si In sanda nga banwa nagauli. Ag may una nga LCC mga kasimanwa. So standby ka mo.
ay tawagan naton si Engineer Eusebio Monserrate ruaton karang nga kaapa manager para nga dugangan do konfirmasyon. Agkaman naman si Attorney Selwyn C. Ibarreta ruaton karang nga provincial administrator. The same time ruaton karang chairman ita provincial task force especially sa technical working group mga kasimanwa. Ag siyempre tawagan man naton si Dr. Cornelio Bong Quachon itaton karang provincial health office mga kasimanwa. Ay i-update naton do kaso nga ra ita leso ay haramay daywaguman ka mga repatriated OFW ro panibagong nagpositibo aga madugang guman sa listahan it mga nagpositibo sa COVID-19 base sa ging pag-uwa nga laboratory test result sa daywang nga ranga bag-o maguwas abi sa leso nga matsa naging kontrobersiya hay may taga kalibo at taga kalibo aklan kung hindi ako magsaga matsa taga naluo ko no pero i-try naton nga ma-confirma kung rayang taga kalibo hay taga barangay Naluok mga kasimanwa. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasando. Ro pangaywa nga nagpositibo kahapon raya hay taga Cadiz City, Negros Occidental. So may kaangtanan kara bangod nga ni ko nagguwa uman nga nga nagpositibo nga sangka returning OFW. Ro opisina kong Provincial Health Office nagpaguwa ita official statement angot sa bagong nagpositibo nga taga kalibo agrayang ging include man sa official statement ro kaso nga ra ita taga leso mga kasimanwa. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasando. Samtang sa pihak nga bahin on si panig nga findings and recommendation ita joint committee ko sanggo ni ang bayan ita Banwang New Washington ging sumiteryon sa opisina ita alkalde kung siin sa napugo ka mga nagapirma sambilog kara si SB member Rolly Nonoy Ikinya na kon imo gubton ag intindihon matapos mo nga basahon roon si panig nga ranga findings recommendation ko joint committee mga kasimanwa wrong recommendation hay paga pasakaan o kon pailan it nagakaigo nga kaso si Mr. Ronald Darius Gumbok sa kaso ko pag sa kaso ko ginaaligar nga pag pakalihit itsaga nga informasyon. Grabe no, may kaisog buot si SB Ikinya nga dapat ngani ko no hay sama-sama together walang iwanan ano man dumatabo ay bangod sandaro sentro ita kontrobersiya pero haobra pa nana nga pumirma nga matsa may pagtraidor ay kaya nagaling pakasuhan si Ronald Reyes Gumbok ah, mga kasimanwa ay do rekomendasyon no ginapakasuhan magahimo ita nagakaigo nga tikang sambilogon sa rekomendasyon do pakasuhan pero uwa pangani ko na maabuti ita 24 oras ay si SB Rolly Ikinya nagsugat sa opisina ita sanggo ni ang bayan naka-address ha kay Vice Mayor Christian Peralta agrong tono ko anak karang sugat hay anat ako no nga paga-withdrawon ro anak karang perma sa rason nga uwa ako no nanang ani mabasa aga kon katon pa uwa magubti ay sa anang pagpati ro ratong pinirmahan nga committee report hay report ato sa deliberasyon anda ita committee on transportation na may kaangtanan sa ginapangayo karang pagpasaka itaplitihan kung mga sayakyan especially kung mga tricycle nga nagabiyahe within the municipality of New Washington
Sabi ko niya, di kara sa may coastal area, no, maghalin sa Tambak pa ang tudumagit, ay nag-file ita petisyon nga nagapangayo ita per increase ro mga tricycle driver mga kasimanwa. Pero so ay ta, suno sa anang mga kaibahan. Ging pasunod man na kamon, ambay nga ni SB member Jojo Malunusan, ging dawat kamon bilog-bilog. Ngani kung tanawon mo agiruan ang pinakaunang pahina sa front page mga kasimanwa, una nakabutang ro committee report number 2020-29. Agraya ay halin sa Joint Committee of Peace and Order and Public Safety, Rules, Good Government, and Legal Matters and Barangay Affair. O, ay bukod tat anat Committee on Transportation da. Agro subject matter, fact-finding inquiry on the alleged fake news initiated by a certain Mr. Ronald Reyes Gumbok last April 5, 2020 about an alleged person under investigation and person under monitoring from Barangay Pinamukan who was confined and intubated at St. Gabriel Medical Center. O di karapagang ha, di ba ya? Maintindihan mo yun ang magubtan ko na anuro imo karang ginapirmahan. Mat sa lipong tanga banggos, no? Or lipong agusaw nga nakaagit untog si SB Ikinya nga nagaperma sa dokumento banwa nga uwaan ay ginabasaha or uwaan ay ginagubta kung ano ang ginapirmahan. Masyadong makahuguya. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasando. So standby ka mo karon ay may aton man nga kopya ko ana karang sugat nga nagapa-withdraw ko ana karang signature mga kasimanwangani ro dating makaron suno sa pila ka mga kaibahan na nasa konseho nga si SB Ikinya hay mat sa nagasaot it laban-laban bawi-bawi mga kasimanwang. Pero yun ba yung kantang espagueti pababa espagueting pataas? Laban-laban, bawi-bawi. Ay mayad yan eh, huwag kapag gubata ni Gumbok. Huwag kapag buslahi. Ngamat pumirma kating rito sa committee report. Nga ro committee report nagahambay nga ginapakasuhan ako sa gobyerno municipal. Ay masabat ka nga huwag mo mabasa or habasa mo huwag mo maintindihi. Huwag mo magubti. Doon man lang karon eh. Ah, mga kasimanwa. Ano ba garo reaksyon ni Mr. Ronald Reyes Gumbok? Itry man naton nga matawagan ha, si SB Ikinya. Agroan na karang mga kaibahan. Ag ano ba garo magiging aksyon? Itasanggo ni ang bayan ha, ah, mga kasimanwa. Itry man naton nga maabot. Ruanda karang Vice Mayor. Itasanggo ni ang bayan ita New Washington. Ngawat iba kundi si Vice Mayor Christian na Peralta. Reporter ng bayan, Judel Rentillo. Komentaristang walang sinasando. Samtang sa pihak nga bahin, PAPI, o kon Publishers Association of the Philippines Incorporated, si Chairman Emeritus Juan Johnny P. Dayang, ging sugatan, ro alkalde itabanwang kalibo, nga si Mayor Emerson Sukgang Latsika para hambagan ha, para hambagan. Ama, nagapaturo-turo lata si Emerson nga ay nagapahambag-hambag lata. Ay basi kung hapanuhan mataimaw ko Chairman Emeritus nga hadagan imot pinakuong hadagan tamaw ta hinipos aga sa kawadan it aksyon no? Ay waman kita't nabatian. Huwag magkita't nabasahan ng mga press releases nga halin sa anakarang opisina or naghalin sa opisina itanda karang municipal spokesman. Umpisa pa kung kasagsagan ita COVID mga kasimanwa. Padumduman ko, taugan kung may daywang beses ha, nga nagpatawag ita press conference kat magpaguwa imaw itana karang executive order. Pero pagkatapos karon wagon. Wagon ita hihaniho mga kasimanwa. Ay paano abinaton masayran doana karong mga ginapangubra? Roanang mga ginahikot ta may kaangtanan sa protection ita mga kalibunhon. Sarayang makamagatay nga ranga virus.
rong coronavirus disease sa 2019 o kon COVID-19 mga kasimanwa. Hindi na mabasaw kita, especially iya sa broadcast industry, nga maghambay nga hadagat at pinaukoy, hadagat at nginisi, hadagat at pinungko. Tao kung nag-aisip, ag may isip, kung ano roana nga mga programa, may kaangtanan sa COVID niya ra, ay hararo taga leso nga ra, abong balita. Nga kuno, nakaagturiya, may kapamilya pagali imauriya ra sa sila Serna. Reporter ng Bayan, Judel Rentillo. Komentaristang walang sinasando. Ay sugod kita ta Mercury Drugstore. Hayro istorya, hayro yung leso. Nga mana nakasugod pamanay mo't maura ho. Nakaagto pamanay mo't maura ho. Hay mana apektado at amana ro rayang establishmento. Apektado at amana ro mga sales lady. Ay bangod mana ko pag break sa protocol. Kurayang tagaliso nga nagwinarang taimaw. Ag siin abaga imora nakaabot. Sin oro mga tawo nga anang nakahalubilo. Sin oro tawo nga anang hakainuman. Sin oro tawong anang ging pamasyaran? Sin oro tawong anang ging agtunan? Reporter ng Bayan, Judel Rentillo. Komentaristang walang sinasando. Ay, sin kita mangutana kara. Ay, may adyangan eh, may Dr. Cornelio Bongquatson kita. Bisan papaali nakakabuo kita ta informasyon mga kasimanwa. Ay, haray guman, horo taga kalibong ara, rayang taga naluok, nga repatriated OFW, nakasayod ba kita kara kung wa kita nagpangusisa, nga imaura ay naka-strict home quarantine. O, hamonitor bagara? Habantayan bagara? May report bagaro aton kara nga gobyerno lokal itakalibo? Ruaton nga municipal health office? Ruaton nga sangguni ang bayan? Especially sa Committee on Health? Kung may kabagaka gitsandara sa welfare, ko ikaayong gawas ko aton niya mga kalibunhon. Nga ni ipanawagan ta, ay kundong kasakit, ay Doktora Garcia, agrokalipay, ay Dr. Maki de la Cruz. Ay tao ko nakauli yun, halil sa bakasyon, ay naabot-abotan ko noon, na-lockdown. Kaibahan doon ang pamilya, ito sa abroad. Nga ni nagapanamit na rito si Dr. Maki de la Cruz, no, kon minatood, nga uwa pa'y mo makauli. Agrohabilin ta riya, nga nagapasa, nagaantos, nga problema, anang ginasagap, ay si Doktora Garcia, ang mga kababayan. O ay kapariya sa abikaron. Kasairan ba ko aton yung mga pumuyo, nga uwa taro aton nga sambilo ka doktor niya, asa banwa itakalibo. Kasairan ba karoon informasyon nga ra, nga may nagpositib kita nga taga-kalibo, ang ginasugid nga taga-naluok, ang naka-strict home quarantine ni Mora. Una imo naka-quarantine sa anda karang bagay, bago nagawa rong resulta, hay una at ay mao hay kayo ay umataron. Kung may anak karang mga nakahalubilo or may direct contact sa ibang tao, especially sa anang pamilya, agbase nakawarang pa imaura, nga wa man hamonitor ko aton niya taga Behert, wa man hamonitor ko aton karang nga municipal task force, ha? So aton da nga pag-istoryahan hindi na sa kabilugan it aton karang nga pagpangalagan. What magain eh? Kung nagapukaw kita, nagakablit kita sa aton karang alcalde mayor, ano gondo imong ginahimo? Ano gondo balita? Ay uwang ani kita tababatian sa aton ni gobyerno municipal, puro uwang sa provincial health office. Ay may adyang ani, aktibo si Dr. Cornelio Bongquatson. Ay paano kung bumakdown man si Dr. Cornelio Bongquatson, waman nato na pangayo ah. Di zero, backdown kita, no? May adyang ani, nagapaninguha kita nga mag-gather it information sa Department of Health Regional Office 6, may kaangtanan sa mga latest report sa mga nagpositibo, nag-negatibo sa COVID-19 nga mga kasimanwa. Ay harap paro mga pakawala nga ra ni Mayor Emerson. Kung imong pahambago na sobra pa sa mayor, ay abe, kamurusugid kung ano rumayad. Abe, kamuhambal kung ano rumayad. Balis karon taro sitwasyon, buuan nyo rupag ka-mayor kay La Chica, ag kamuro mag-mayor, para masairan nyo, konsiin kamu malugar, ag ano rin yung ubrahon, ag ano rin yung karanga unahon. Ay puro ang kamuri na wakay, waman kamot mahimuhay, sambilog kuno sa nagawakay nga ra, adik-adik,
sambilog kuno sa nagawa kay nga ra pinasara ro anang negosyo it biyayar. Hay nano karon. Ay sa kredibilidad pa hay adik yon. Sa kredibilidad pa sambilog hay manakaw yon. Ayaw ang nagabayad at buhay sa aton karang gobyerno, kundi panakaw roan ang obra. Mabilis! Matapang! Walang freno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Entrahan paabi ni Mr. X Makinto nga ranga ISOS. Doon na ayaton ko nga magpa-drug test kaming daywara. Ay base uwara sa matino nga pag-iisip. Reporter ng Bayan, Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanggo. Ano Mr. Makinto, mapadrag test kita? Anong natabo to sa shipping kampanyo nga na Purdoy? Reporter ng Bayan, Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanggo. Nagapanago kayang sa sayat iba? Nagapanago kayang sa pusit iba? Magkukomentar ka dayon? Pero ang problema nyo sa kasama ko, ang report nyo sa sangguniang bayan. Uwa nyo ginapansin na. Reporter ng Bayan, Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanggo. Panghingaganan tagidro mga nagka-comment nga nga mga adik kong alipores ni Mayor Emerson. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Baba, hindi kung kuno kami pagparinyohon, lumang balita yuta ron. Lumang isyo, lumang tugtugin yuta ron. Nano, Mayor Emerson, adapon mo man do paghingabot kamon kato ni Mayor William Latsika? Nga adaga malang man imaw kato kung mga tawong nakapalibot ka na? Agbasi ikaw, Mayor, hinugay tilininom rin na nga hindi pa mapuasan. Agbasi baga mag-jump into conclusion ka, agmakasaga ka, hay hipiansahan ka o hisalbar ka ko imo nga mga alipores kon manabo man lumang tugtugin yut aron di ba nga Mr. Efren Trinidad nga kami katuging hingabot man nga ipasara ko no hala issue notice ay si Indo notice ninyo. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Ipasara nyo ro energy kon kaya nyong ipasara. Ayan, sangin nyo na sa idago mo nga sarado. Ay iyamatang sa ibabaw, di ko magpanaog. Ay masigidas matako ka programa para sa benepisyo, information ko aton karang mga kaigmang huran. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. 2022 kuno, hindi yung pag-irin nyo, ik-ik nyo. Aman sigurado ka mo, nga ang ginasandigan nyo sa 2022, makarin nyo pa ho. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Ay, Mayor Emerson, ayaw salig sa mga tao nga ron nga nagapalibot kimo. Ay base imaw para magasamad ko imo nga puturo sa politika ron. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Wah, ang pamanahakat kanda ko mga tunto nga ron. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Di ba nga, Mayor William Latsika, sir? Natangan ni si Mayor William nga, bilib ng kana ka rin. Bisa na naman katuro nagkatabo kamon sa energy ag kana, ay imaw katuro alkalde, ay wat a kana ho, ay bangod nga na-realize na, nga public official imaw, ag sambilog imaw sa mga sentro it kritisismo, pagpuna, pagkorehir, pagbantay, sa anak ka rin nga administrasyon, o hay tanawa. Pero mga pagpuna ka to, umpisa nga nagpungko imaw. Hasta nga pangayuwa, hasta nga nagtapos. Hoy, tanawa, ha? Naging matured, imaw. Pasagamat, pangani, imaw, no? Ay bangod ko giya it mga pagpuna, mga pag-criticize, ay hararuan ang hapakita sa Banuat Kalibo. Nga uwa hapakita ko ibang mga politiko. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Hindi maghambang perfect. Hindi maghambang hindi pwedeng punaon si Engineer Emerson Latsika. Ano sa Diyos? Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Pinapuna gani ang sugo ni Diyos, mga kaparian? Mayor pa? Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Tandaan mo, Mayor, at tandaan mo sa mga nagapalibot kimo nga mga alipores ngaro mga adik-adik, nga hugam-gamang sa mga pumuuyo, roi mo ngaro niya pwesto, ayaw git salig, ayaw git padaga-daga. Judel Rentillo,
komentaristang walang sinasanto. Sobrahang at aro kutob sa sayod mong tama. Agayaw ta trilay sa ibang aron nga nagaturo kimot saga aga anda ka pang susugan. Asusugan ka na dapay kon may hihimo ka nga bukot imaw, bikaan ka nanday. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Kas kay Rex Makintong ron, abi mo asit mo imaw ron ay. Ha, liability mo gun imaw makaron. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 5.34 gondo aton karaga oras. Good morning gali ha sa aton karang mga taga Kalibo Public Market. Maghalin sa isdaan, karnihan, gulayan, bugasan. Sa mga nagabaligya, panakot ha. Ay Miyerkules nga adlaw makaroon Pizza Jess. Abo karang baligya. Abo karang nga nagaos-os para magbaligya. Kung anda karang mga produkto, ay bangod gina-consider nato niya kung Miyerkules ay market day. O galing, wa man kitat market day at Miyerkules, no? Ang ginabawag man makaroon. Pero aton tanga market day regular kung wagang ro-COVID nga ra, ay adlaw ta na nga Domingo. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! So manami magpanindahan makaroon. Mag-usoy it mga pwedeng tutugahon, laswahon. Magkaon kita't laswah. Maghigop kita't sabaw it laswah. Para ang katawan ay sumigla. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Sa mga taga Kalibo Shopping Center, good morning! Ag sa mga taga Sila Serna, ha? Ag sa mga taga Uyotorong, speaking of Uyotorong, bukod niyang itnagasigabong kita ina sa terminal area, pati manikara sa nagabaligya ang arat baboy. Asa karnihan. Mga parikoy, mariko! Maayad-ayad gid niya agahon. Aga speaking of karnihan, ay hindi man magpaperde ron. Nagasigabong mandong monitor ni Pari Totong ni Pomusino ag ni Istansya Barangay Kagawad da Richel Coach Militar. Sigida sunduan ng kiwa kara. Sigida sunduan ng tad-tad. Para nga nga isaising aga i-preparar, ibaligya sa anda ka nga mga suki. Ha, hindi, tangani, matru adlawan. Sipot, araw andang baligya, iro kwalitit, ay agit baboy, hagin napabuga, itabi ni Coach Militar. Pero amon, tama ng baboy, ro among karne, nga idol, ay ali, tama na ra, ag pinili, tama na, ag kakaibat, ha. So una, saan na ron makita, wa, sa bungad, ita tulay. Ako paagtot libtong, una, paagtot gali, ita mubo, no? Una sa may sityo libtong. Speaking of a sityo libtong, good morning man kay Kasimanuang Bunjing Paustino ha. Ag sa pamilya Jangson, ayan. Maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre kay Kumpari Gary aga Milbit Salvador. Tao sa ano pa ma-resume roan ang litsunan? Ni Kasimanuang Gary Salvador. Litsiplan na duya yun. Agi naman sa akon nga tiyo ha kay Kasimanuang Alejandro Ando, Tatay Ando ha, Rentillo. Ag sa pamilya David. Ag kama naman sa pamilya ni Pomusino. Agi na sa may sitio Kindot ha, sa De Roma Regente Macabalis. Ag Baltasar Family, maayad-ayad gid niya agahon. Mabilis! Matapang! Walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Sa mga taga Barangay Tigayon, good morning! Una sa may sityo Guba. Agkama naman sa may Linabuan Norte kay Ampo Joel Chuha nga nagamonitor yun. Agyaman sa may New Buswang kay Kapitan Matanga. Sa Old Buswang kay Kapitan Idol, good morning! Agyaman sa may Barangay Bakaw Sur, Barangay Bakaw Norte. Good morning gali ha kay Uncle Junior at kay Auntie Diliyabot. Ag kay Kasimanuang Ili Serio Ili Nabara. Ag kay Mrs. Nabara. Maayad-ayad gid niya agahon. Hindi man magpaperdi haro mga taga-puok sa Baldomero family kay Nay Leti. Ag kama naman kay Nay Gloria sa De La Rosa family ha nga nagamonitor man. Kay classmate Erlina Ligaspi sa Ligaspi family. Maayad-ayad gid niya agahon. Sa Villanueva family ha sa bus. Villanueva audio sound.
ang sound system gitaro ginabuksan para nga nga makamonitor katon sa aton karang programa adlaw-adlaw mga kasimanwa. Agiyaman sa Mandal family, Cortes family sa may area Itakaano, aginaman sa Naluok, no? Sa David Rentillo, Magdaluyo, maayad-ayad gid niya agahon. Agiyaman sa may Briones, kay Kapitan Paing Briones, ag saan ang asawa, good morning, ag kay Ampod Joel, ha, Rentillo, Fernandez family, kay classmate Romeo Mio, ang Matansador Fernandez. Pilo ka pa yung daw kay Rudy Fernandez ba? Kay Joyce Socro Rizos Ala Aramina, ang kay classmate Raquelito Rico, iya sa Provincial Hospital, ha? One of the frontliner, ang saan ang mga kaibahan nga nag-monitor makaroon. Ay tao kon hataon do 500 nga tong hazard pay. 500 a week. Mabilis, matapang, walang freno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad! Sa mga taga-barangay Mabilo, ha, sa akon nga maestro nga wagid nagaungkat-ungkat sa pagpinamate, kay Maestro Sir Edmond Sergilac Israel sa Israel family, ha, good morning. Kay Uncle Alexis Magno, good morning. Sa Magno family, inaman sa Rilo Store, sa Amalia Store, ag sa Mayordo Store, kay classmate kagawad Jim Mayordo. Ah, ginatamyo ko gid itamaayad-ayad nga gahon kay kasimanwang Ampod Pulin Rico. Ah, sa Rico family, ha, nga nagasigabong man doon na karanga monitor. Ina sa Roldan Dano, family, Pilayo family, ag kay nung Danny Roldan, ha, ag saan ang bilog nga pamilya, Roldan Gonzales family, maayad-ayad gin nga gahon. Kay Mr. and Mrs. Elma Agabini Daka and family, agkaman naman sa akon nga tiya sa pamilya Cipriano nga timprano pa nga nagabugtaw ang nagabukas ako anda karang mga monitor. Aga simpre manwa sa pamilya Di Filipe, pamilya Di Los Santos, aga kay Ampod Jundel Malbas, ha? Kay Ampod Pini, aga kay Toto Pridi Magno, ha? Aga kay Mr. and Mrs. Saldi aga Chris Balduesa, nagapaabot kita itapag panamyaw. Sa pamilya Puti, pamilya Urbano, pamilya Mabini, ag pamilya Berti, kay Nong Ronito Magno, ha? Sa La Chica, ag Militar Family, ayan, nagapaabot kita itapag panamyaw. Kay Kumpari Arman, maayad-ayad gin niya agahon. Aga siyempre kay Ampod Efren de la Cruz, itasaylo kamo, ha, nagasigabong man. Agka man naman kay Nung Punyong Mabini, nagasigabong man doon na karanga monitor. Good morning sa mga Quintana, De La Peña, Magno, ano pa nga nero mga apelyido na sa may barangay Tambaco, ay De La Luna, ayan. Maayad-ayad gin niya agahon. Ina sa may barangay Mabilo, New Washington, kay Ampod Ann Bernadette Rentillo, kay Kagawad Malunusan, ag kay SB member Jojo Malunosan, good morning! Mabilis! Matapang! Walang freno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Ag inaman sa taga-poblasyon New Washington, nagasigabong kita, ha? Kay SB member Nining Bilarde, kay Nong Bene Bilarde, ha? Good morning! Ag siyempre inaman sa Batan, Altabas sa Balite, no? Sa may barangay Arcangel Sur, sa akon nga tiyo nga si Lolo Cano. Kay Romualdo Bantige, ag kay Jim Bantige, no, nga nag-monitor gun makaron. Sa Bantige, Kimpo, Lomyo, Junicio, Kinicio, ano pa nga mga apelyido. Rowa naton matamyaw mga kasimanwa. Kay Jan Troper, ag kay Toto Marwan na Villamesa, ka na sa Dagana. Pagpangapi na ka mo. Tinadlukan ko no sanda sa kilat ka BA. Sos Maria Kagusip, kilat lang. Mabilis, matapang, walang freno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Wagani ka mo nahadluki sa nag-aarak ng ikiportisibin sa Mindanao, kilat lang. At mabilis, matapang, walang freno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Sa mga taga-antike, ina sa may Libertad Pandan,
sa Sebastian Antique, ha? Good morning sa pamilya Antonio, aga pamilya Junela, ang nag-monitor makaroon. Speaking of Sebastian Antique, may ato nyo man nga discovery nga bagong issues. Raya ba yung proyekto ita provincial government? Tag-seawall? Una sa baybay? Ay nano ay palpak? Ag nano ay utod? Wat ako na masugpon? So ginatika-tika naton kararo provincial engineering office. Ita provincial kang Antique. Ay manami matanganing proyekto ra. Paborda sa mga Sebastianon o galing kong obrahon ta nga palpak. Ay bukont at manami. Ay kwartaron ko mga taxpayer. Ita mga Antique nyo, especially ko mga Sebastiano, no? Kwarta nandaron. So atensyon na Governor Racadiao, investigahi ang taga-provincial engineering office. Konanor o reklamo nga ron ay ginasikyar ko makaroon dong program of works. Kon pilang milyon don. Aga si Indo budget karon naghalin. Ag kon baga sa royong physical nga itsura, ay tapos kon baga ro proyekto nga ron. Ay ginareklamo nga naging paabot niya katon. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Pero pagbasa ita kaso ni Kapitan Maria Goroti Kaalim, kahapon, tagkaso ba yung direct assault naging file kay Kasimanwang Alomar Pilayo? Kahapon do preliminary conference, preliminary investigation do pagbasa't kaso. Agamat sa ro masunod ay sa July 4. July 4. July 6, no? Kung hindi kita magsaga. July 6, adlaw karang Lunes, ro masunod yung man nga hearing. Ro kaso mata ni Alomar, ay ana matang i-file doon kontra kay Kapitan at kay Mayor sa pagpanakit. Agroging file nga, kuan? Motion to quash. It ana karang abogado mga Kasimanwa. Pero may pagpanghingabot ako noro, pamilya nga ni Kapitan Kaalim. Pero anang nanay binantayan ta. Ag kuno hiking Paris to ay bangod nga ni sa sugal. So standby ka mo karon ay may aton ka nga investigasyon. Ay aton doon nga ginatutukan, ginamonitor kada adlaw ay nakikibot kita. Karo probinsya kang Antique habaw ay well known tana sa kontrobersiya sa isyot corruption mga Kasimanwa. Agro mga involbado tapaman ay mga politiko ta. Ang mga dayag ko ng mga tao. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Sa aton galing mga viewers, followers naton sa Facebook Live, ha? Pasinsyagid ka mo kahapon ay naapektuhan nga ni kita. Kurayang nagamiro-miro nga nga supply ta kuryente. Kung baga, lulubog lilitaw. Lalakas hihina. Kaya bangod nga ni, ay very sensitive bro aton iyang gamit. Ay hindi gid doon makahaliwas nga hindi maapektuhan ko pag naba ang pagtaas ita kuryente. Bukod at panugoktan ha, anat ang power ang mga Kasimanwa. Fluctuation ba yung ginatawag? Dairo premium naton sa kapalpakan man it Aklan Electric Cooperative o kon NGCP. Ay kung amatabi sa NGCP matagahalin, gulpi nga nagkiraw-kiraw oro aton karanga iwag nagamamayong, no? So, igtot agaliro problema. Pero kung amat, hay ginatauman katon it Akelco. Bro to you by Akelco. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. So, magkaroon ha, balik na ro aton karanga Facebook Live. Agaro inyo nga ron yung mga pagpanamyaw ha. Akon doon niya pasadahan hindu na. Agro nagamonitor man katon by Channel 3. Ita ACTV ha, good morning. Agro nagamonitor man katon sa aton karanga local signal sa number 107.7 Energy FM Kalibo, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Tita Los aga Tito Joel Pilaro, aga kay Ampod Alie, good morning. Ag siyempre ro mga report man ko aton karanga mga energy patrol ha. Report direkta sa may provincial hospital, report ni Kasimanwang Jopel Magpusaw. Ag report ni Kasimanwang J.R. Arante sa anakaranga hospital report. Ag-report ni Kasimanwang Joel Nadura. Ag-report ni Kasimanwang Mark C. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Aga siyempre ro aton karang gina sundan nga Western Visaya sa COVID update. Aga Philippine na COVID update mga Kasimanwa. Pila gumanduging saka makaron ha? Ay bangod nga 22,992 yun.
may 518 ka mga nagdugang, ha? Nga mga bag-ong kaso, mga kasimanwa, as of kahapon, asa nakataliwan nga pilang oras. Araman yan, eh, pasinti man it COVID, mga kasimanwa, ay umis kapart, ha? Nagagyo. Lumumpat halin sa third floor. Itasang ka-hospital sa Cebu. Ag nagagyot ana mga kasimanwa. Daya ro mabugubudlay makaron mga kasimanwa kung hindi matabantayan ay roray mga pasinting ra. Ay mga kwanman, mga bantay sa lakay. May una man yan nga konsihal ho sa bayan ita top Eastern Samar. Kaibahan ro ana mga ginikanan do. Andat abaya nga aging takasan. Andat aging salisihan do konboy baga. Nga nagahatod kanda sa quarantine facility ay sandang anira ay ginaobserbahan man. Makonsider naton nga suspect mga kasimanwa, no? Sa kaso nga rita COVID, ay ano'y samtang ginahatod na sanda ay gumulpit na sanda at liko aga gumayas ta aga nagpagagas mga kasimanwa. Agro mga iba't ibang airport ay pagabuksan para sa pag-uli ita mga OFW mga kasimanwa. Ay tao ko nanura. Ay pati base ruaton niya sa Kalibo ay haron kahapon may nagtugpa nga ning flight sang ka private plane ag sakay itlima ka mga pasahero sambilog kara minor di edad. So aton da nga pagahimay-himayon pagatutukan makaron sa aton kara nga pagpakalagad mga kasimanwa. Detalye report ko aton kara nga mga energy patrol agro report ita pag-asa pagabalikan aton pagkatapos gijamang it pilang ka mga pahanumdom. Kyle, standby. Magabalik ako pagkatapos si Jamakara. Good morning, gali ha, sa Laurente Iguban Pamili. Una, nagapamati makaroon sa Kamansi Norte, Numansi Aklan. Aga kama naman sa aton karang mga listeners, viewers, abroad, o iyaman sa Pilipinas, ha. Pagatamyawon taanay, ay nahidlaw man sa Darakaton, kahapon pa, aga makaron balik kita, no, balik sa dating sigla. Ay ginahidlaw man kita kanda mga kasimanwa. Good morning kay Maymay, kay Vince Imagi, kay Milit Idano Binansyo, ha, nga naga monitor man makaron samta nagapupangapi. Rosalie Bilyones, kay kasimanwang Salumi Solina Sorilla Villanueva, good morning kay Biberly Sugib, kay Lab Iguban Abriones, kay Marites Cruels, good morning ha, kay Marites Cruels, kay Rospino Gregorio, ag kay Kasimanwang Pilar Abraham, ag kay Rim Andrade, ag kay Bikbik Junela ha, good morning ha, kay Yer Reyes, ag kay Lily Abraham, ag kay Chi Jaro Chi, no, ag kay Gabriel Naborri Untoy, ag kay Tidi Francisco Milgar, ag kay Arvin Paustino, Brian Candido, kay Jimilyn Magarso, kay Nobilita Castillo, kay Fernando Magdael, kay Chita Junela, ha, good morning, kay Lisa Isagan, kay Michael Villanueva Solina. Kay KG Flores sa Plabiano, good morning, kay Camilo Yekla, no? Ang kama naman kay Lab Iguban, kay Danny Cruz Chowa, ha, nga naga monitor man makaron sa aton karaga pagpangalaga. Aga sa tanan-tanan man nga mga naga-watch party ha, nga naga-monitor ka aton makaron, tamyawon pagid naton ay basi magsungod. Ay uwa naton dasanda matamyaw kahapon ay hambay ko ngani, may sangkiri yang a problema. Ayan. Good morning kay Margie Gilang, kay Grace Roldan Dano, no, kay Gina Mayordo, kay Merily Magno Balduesa, no, nga naga-monitor gid makaron sa aton karang pagpangalagad. Kay Mason Di Blas, kay Antonio Glenn, no, kay Nerissa Tuabi Van Der Kle, kay Bin Bayubay, ang naga-monitor man makaron sa aton karang pagpangalagad. Maangan-angan ha, tawaan takamot update sa kaso naging file kontra kay Alomar Pilayo ha. Ngaroan ang nanay, naging hingabot man yan, naging bantayan. Nga kuno ay nagsuga, naging dakop, naging inquest, nakapiansa, nakagawa.
Hayrodaywat ang ato ka mga mag-ina, ngawat at pangpiyansay, nakakulong tama karon. Mabilis! Matabang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Grabe man ba kung dohostisya nga sa antike ay one of the kind? Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto! Kadi kita siwol sa Sibasti ha, ginainbestigahan ko ron ha? Prangkahan! Prangkahan! Ay anak ko ng kapalpakan na suno sa nabuo naton ng informasyon sa sangka engineer ina sa Sibasti proyekto tara ta provincial government nga kunta ay pasagamatan tara ko mga taga Sibastihanon o galing kon magmaurang palpak kaya aton yung magtabubugon doon. Mabilis! Matabang! Walang preno sa serbisyo publiko! Prangkahan agad! Kay Nanay Inday Gumis Iraw Ibaw ha naga-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Si Kasimanwang Meno Mendoza naka-standby yon. Report hanungod sa dagagan itapanyempo sa nakataliwan nga 12 oras ha, kabi'e hasta kainat aga-aga ba? Matsa naga-piesta di bagong dagon ba? May kilat, may dagugdog, naga-pangamang. I-check na to nung report ni Kasimanwang Meno Mendoza. Total naka-standby yon. Sa report Kasimanwang Meno, magandang umaga po. Please go ahead. Magandang umaga po para naman sa ating ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, June 10, 2020. Sa kasalukuyan, nakakaapekto pa rin po ang ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone o ITCC dito nga sa Palawan at Kabisayaan. Samantala, ang atin namang tinatawag na Southwesterly Surface Wind Flow ay nakakaapekto sa Mindanao. At ang ating binabantayan pong low pressure area, kaninang ikatlo ng umaga ay namataan sa layong 75 kilometers silangan ng Borongan Eastern Samar. Ang nabanggit na mga weather system, patuloy pong magpapaulan dito nga sa Kabisayaan, ganyan sa Mindanao at sa ilang bahagi po ng Luzon. At para po naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dahil nga po sa epekto po ng ating LPA o low pressure area, dito po sa Bicol Region, gaya na rin sa probinsya ng Marinduque at Romblon, patuloy pong makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkilat pagkulog. Samantalang dito naman sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi po ng Luzon, magiging maaliwalas pa rin ang ating panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandali ang buhos ng ulan na dulot pa rin po ng ating mga localized thunderstorms. At ang ating pong pinakamataas na temperatura, posible pa rin maitala dito po sa Tumigaraw City, maglalalo po sa pagitan ng 26 hanggang 36 degrees Celsius. Samantala sa Lawag, ang ating temperatura maglalalo sa pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius. At dito naman sa Metro Manila, medyo may kainitan pa rin, maalinsangan natin panahon, maglalaro natin temperatura dito po sa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Baguio City, medyo mababa pa rin ang ating temperatura, maglalaro po sa pagitan ng 17 hanggang 25 degrees Celsius. Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius. Legazpi City, 26 to 32 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa, 26 hanggang 33 degrees Celsius. At dumako naman po tayo dito sa Kabisayaan. Dahil pa rin po sa epekto nga ng ating LPA, ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Dito po yan sa silangan at gitnang Kabisayaan. Samantala, dito naman po sa nalalabing bahagi ng Kabisayaan, magkakaroon pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulong na dulot naman ang tinatawag nating Southwesterly Surface Wind Flow. At dito naman po sa Mindanao, dumako po tayo sa Mindanao, dito po sa Caraga Region, Northern Mindanao at sa Davao Region, patuloy pa rin makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulong na dulot pa rin po ng ating LPA at Intertropical Convergence Zone. Samantala, sa nalalawing bahagi ng Mindanao naman, dito sa western sa labing bahagi po ng Mindanao, magkakaroon pa rin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog na dulot pa rin po naman ng ating southwesterly wind flow.
At para po sa ating temperatura, dito po sa Tacloban ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 27 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Cebu City at sa Iloilo, 26 hanggang 31 degrees Celsius. At dito naman sa Mindanao, sa Zamboanga, 24 hanggang 31 degrees Celsius ang ating temperatura. Sa Davao, 25 hanggang 31. At sa Cagayan de Oro, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Para sa ating mga mangisda, magamit po ng maliliit na sakyang pandagat. Wala tayong nakataas ng gale warning sa kasalukuyan. Kaya't ligtas pa rin sila makakapalawad sa mambaybayang dagat ng ating bansa. Ibang ingat lamang ating paalala, dito nga po sa silangang baybayang dagat po ng ating bansa, ang ating karagatan magiging katamtaman hanggang sa maalon po. Kaya't magingat pa rin tayo sa ating paglalayag. At silipin po natin na magiging ilagay natin panahon susunod na tatlong araw dito sa Metro Manila dahil nga po sa epekto ng ating LPA ay magkakaroon po tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkindad at pagkulog sa susunod na tatlong araw. Kaya pinag-iingat po ang ating mga kababayan na maghanda dahil posible tayo magkaroon ng mga baha yung mga, dahil nga po sa magiging maulan ang ating panahon susunod na tatlong araw. Ang ating temperatura ay maglalaro sa pagitan po ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City, magiging maulap pa rin at may kalat-kalat pa rin mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog susunod na tatlong araw. Ang ating temperatura ay maglalaro po sa 16 hanggang 24 degrees Celsius. Ang ating mga kababayan, pinag-iingat po, lalo na yung mga nasa bulubundikong lugar, dahil magiging maulan sa susunod na tatlong araw, posible magkaroon pa rin tayo ng mga dagli ang pagbaha at mga flash floods at landslides. Ano po? At dito naman sa Legazpi City, susunod na dalawang araw, magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. Pagdating ng Saturday, magiging maluwalas ang ating panahon. Magkakaroon lamang tayo ng mga isolated thunderstorms at ang ating temperatura maglalaro sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius. At dumako tayo sa Metro Cebu, susunod na dalawang araw, magiging maulap at may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Ang ating temperatura, 26 hanggang 30 degrees Celsius. Epekto pa rin po yan ng ating LPA na lalapit nga sa may bahagi ng Kabisayaan. At pagdating po ng Saturday, ay magiging maaliwalas naman ang ating panahon. Magkakaroon lamang tayo ng mga isolated thunderstorms at ang ating temperatura maglalaro naman sa pagitan ng 26 hanggang 30 degrees Celsius. At dito sa Metro Davao, susunod na dalawang araw, magkakaroon pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Ating temperatura, maglalaro po sa pagitan ng 25 hanggang 31 degrees Celsius. At pagdating ng Sabado, magkakaroon tayo lamang ng maliwalas na panahon, subalit posible pa rin ang mga panandali ang buhos ng ulan na dulot pa rin po ng mga isolated thunderstorms. Ang ating temperatura naman, maglalaro sa pagitan ng 26 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw, inaasahan sisikat po yan sa ganap na 5:26 ng umaga at muli naman itong lulubog sa mamayang alas 6:25 ng hapon. At para po sa mga kalagdagang impormasyon, mangyari lamang na mag-logon sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, sa ating mga weather report sa YouTube, JST Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po ang latest mula din sa Forecasting Center ng Pagasa DOST. Muli, isang magandang umaga ang inyong forecaster, Meno Mendoza. Maraming salamat, kasimanwang Meno Mendoza, roaton karang weather specialist, no, direkta sa DOST Pag-asa Forecasting Center sa Metro Manila, no, direkta nga nag-report. Para pagid na dugang mga balita, bisitahan na Tondo Provincial Hospital. May construction worker doon na ninahan, ita circular saw, no? Sa isla kara ita Boracay, mga kasimanwa. Aga dugang pagid niya mga balita, i-check na to. Pangkahan Live Report! Okay, naka-standby yun si kasimanwa nga Jopel Magpusaw, direkta sa may provincial hospital. Kasimanwa nga Jopel, please come in. Yes, sir. Good morning, kasimanwa. Good morning sa atong kramatag pamaritrangkaan, Channel G, Elton Crido.
Panginoong Edlaw Trai Tamir Cruz. Pag rin sa ating area of responsibility, Rodney Dr. Rafael Estobicon Memorial Hospital, Daya Karangas ang ka-construction worker. Kung confined magkaroon niya sa ating may Medicare ward, matapos nga niya nga ma-accidente, nga naigura, Daya Karangas Sergio Larso, noong anak Karangas Siki, kung sunok sa Daya Karangas biktima, naging kilala kay Kasimanoang Anthony Bautista, 24 anyos, sa gaymot nga nila, residente at Sitio Bulabog, sa barangay Balabag, una sa mga isla Karata, Boracay. Alas 10 kung agahon kahapon, samtang nag-aubrangan ni Sanda bilang construction worker, niya na kaya dinakiwa kung mga plywood. Agaan ang ginamit, hindi na kaya na kay Kilar Soap, pag electric na gilimora, rung circular saw ko na nga. Pag ito nga nga, ginakiwa na na rung plywood, tumisip ako, no? Kasi manuwang Judel. Pag umagtuta, inigot na nagkaranga siki, rung toho nga siki, di karaya saan naging mismo nga kamagagko rung inigo. Habang dumanlog na rung alima ay? Yes, tama doon. Or dumanlog, pero plywood nga na ginabuitan, siyempre manipis, agaro circular nga na, matagom tarag, madasig tara sumiad. Pa, dumukbo sa nga alima, agaro ang circular sumiad, dumagagan ba tana? Tag, anak sa sikit, ang mga dumiretso kasi manuwan si Del. Ano man, hindi ko nga ginatapakan, it's sikit ang plywood nga ito eh. No, ag, ano nga nga ginakiwa, dahil ito na circular so, ay dumupuhos na nga, dumayagyan na pa ito sa anay karang asiki. Ay din, kung tanga nga ito, dahil karang biktima, si Kasimanoang Anthony Bautista, kung kamusta rung advice ka na karay doktor, kung ano bang paghihimuon, ay posible na kung nga pag-auturon lang, o anay karang kamagagko, nga na Kasimanoang Gidel, sa anay karang asiki, bangod nga ni panit, nagkakuno ka na, noong nakakabit. Oo, upod yung gina ko na, panit lang din. So, kung paghihimuon ako, no, ay posible nga pag-tuturo na gana, kuha na karang at tudlo. At pabilin tayo mo, man, na-confine, di makaroon sa Medicare ward, tinatong karang at bagay pabungan. So, lumang din ang balita, no, kasi manuang Judel, rung atong naman karoon niya abutan, no, sa ating pag-monitor sa suod, 12 oras, iyan sa atong karang area of responsibility, pero rung mga nagalapit ka atong karang nagpunta nga, no, ay dahil man may kantangan sa nadugang rang kaso at COVID, iyan sa banuang karat kalibo, ay gusto na nga ng mga pasyente nga rang mahuli at ana ay may COVID yung matagaliman na iyan sa hospital. Di nga mataro nagtataot kahawag sa ating mga kasimanwa, kasimanwa ang Chinelo. Namurad ng pangunta na gala. Kamay ito man lang, wali man na nagwarang-warang, kamay man lang nagsunod din sa pag-strict home quarantine. Kasi di man na mag-abo. Ay raya nga rin, taga-kalibo ay naka-home quarantine, ra? Yes, yes. Ay, di yun, ngayon, kasi manuwan siya din, no, kung nagsunod din siya sa strict home quarantine. Kamay pa, no? Uwa, magparihas ko, raya nga rin, ginasugid nga nangin isyo nga rin sa taga-leso, no? Aginatigwa nga ni naton nga mag-abot man do taga-Leso nga nga maka-istorya naton ay siyempre para mabatian man do ana karang aside no ay ginahambag nga imaw man yan ikuno ay problemado man nga hamat maurat aron mga pagbatikos kana it mga netizen ro paghusga kana it mga netizen sa social media aga ro tawo nga mapaghusga no sa natabo nga pero sino abiro hindi magdelikar sino abiro hindi magkomento kon maura matudo nagakatabo tama taron. Ay, siyempre, makagadlok na doon dahil ka nga bagati, ano? Siyempre, kung magagadlok, ay dahil tarong nga istorya kung paano makaiwas. Pero may naman yan, yung buwa matanakan. So, dahil natin ka nga report, halin sa atin ka nga ni Dr. Rafael Estobicon Memorial Hospital para sa pagpangalagan ni Pangkaan sa number 107.7 RGFM Tribo dahil si Kasimanoang Jotel, pero siya magpusaw. Kasimanoang abogid niya sayamat Kasimanoang Jopel magpusaw direkta nga nagareport no sa anak karang area of responsibility. Pangkahan live.
Report! Solo minti nga balita, haraya nga rang construction worker nga na-aksidente taba, wahay sikit ako magagot si Kiro. Nagahabil-habil, panit lat ako noro, nagasugpon, no? Mabahuro posibilidad nga putlon na tarato, buon lat ano, ay matsa hindi ko tama ideyahan nga sugponon pa. Asa nabuo naton nga informasyon, masubo-subo man do aksidente nga ra. Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Good morning, gali ha, kay Catherine Kahilig Ikagoy, no, nga nag-monitor makaroon. Aga sa anang mangod nga si Chi Cecil Diaz kay Rosemary Langco Peralta ha, sa Denmark, okay? Kay JR Cuasto, paki shout mana idol do si Linero Pamili. Ayan, kay Mr. and Mrs. Edna Pador, ha, ang Steve Pador nga nag-monitor gid makaroon sa aton karang pagpangalaga. Ara pamati, mga kalibunhon ha, pamati, ay sarayang daywa ka mga nagpositive nga bag-o, may kalibo. Hindi man magpaperdero kalibo ha, ay abin nyo, leso lang. Ruliso nga rahiging pauli, para nga mag-strict home quarantine. Raya ko nung nga nga taga kalibo, roa na ka nga status, hay naka-home quarantine. Ha? Base sa record, it aton karanga Department of Health. Naka-home quarantine kabay pa nga uwa imaura maglakwat sa. Uwa imaura at may mga naka-istorya, naka-salamuha, una sa andang lugar, agwa man imaw nakalibot-libot, iya sa banwat kalibo, ipahilayo yung mga muyo kita. No? Nga uwa it kunano nga rimalaso, nga makaangkon kita kung ginatawag nga nga local transmission, ipahilayo yung ay rayat aro mabugubudlay ang mga kasimanwang. Si kasimanwang Joel Nadora may pakikipag-angot. Mayad patangani, no? Nagadayaw kita ako. Ay una si kasimanwang Terence Turiano. Hay kunwa si kasimanwang Terence, nga rahay si inaton hugilapon do informasyon para makapangaman man do aton nga mga pumuyo nga abihay likaw-likaw anay kamot panaw. Ayaw anay kamot gilinuwa. Kun bukon malak importante ro inyong panaw sa kalibo nga manindahan kamo, maggrocery kamo or magbakay kamo ko inyo karang mga maintenance. Ang kinahanganon sa pangadlaw-adlaw, ang kinahanganon nga mga gamit, di ba ya? So nagadayaw ako ha, nagasaludo ako kay kasimanwang Terence Turiano. Hambay ko nga ni si kasimanwang Terence na lang baga Mayor Latsika ang obrahon mo nga spokesperson. The same time, ay imaumando na sa first responder, mga quick responder naton, ag knowledgeable, nakaintindi, maagam pag-abot sa raya nga coronavirus disease 2019. Ikumpara sa inyong ging appoint nga nga babayi nga ay tao kung ano, apa o watabadwan ginmata mga kasimanwa. Now, may daywa ka mga naka-quarantine ko no, no? Ag pila pa to? May 26 pagin? So, standby ka mo, ha? Pila? 20? Ano, no? 26 years old. Okay, dali yang. Ay, pasadahan ta si kasimanwang Joel nga ramanganangan. Ay, ginapatukib ko gid eh. Kung ano gidro ginahimo makaron. Itaton karanga banwa itakalibo, no? Ah, mga kasimanwa. Especially ay haramay nag-positive, no? Ang mga kasimanwa nga taga kalibo ag naka-home quarantine imaura ang mga kababayan. Base sa COVID-19 case bulletin number 75, naging pag-uwa ita Department of Health, Western Visayas Center for Health Development. Umabot yun sa 127 tanan ro total nga confirm COVID-19 cases do tinamaan, no? Matapos nga maidugang rong daywa ay kahapon o ay may nagdugang ay kusang adlaw pataruleso, no? Bali 25 lang makaron may dumugang nga 20 nga daywa kundi 27 gon, no? Sa 127 na tanan ka mga total confirmed COVID-19 cases siya sa Western Visayas, may 28 ka mga active cases, no? 28. Ag 88 ro mga naka-recover, ag 11 dong death. Ha? Dayarahit taga Anilaw, kundi ako magsaga, no? Iloilo.
Dura tong binawian itanang huwag mga kabuhi, no? Kundi ako magsaga. Saging pagawa ita Department of Health nga laboratory result. Naging pagawa ita Teresita El Halandoni Provincial Hospital agkong Western Visayas Medical Center Sub-National Laboratory, no? May total laboratory result release nga 583, no? 583. Roging pagawa nga total laboratory result release as of 12 noon kahapon, no? Agro nag-positive kay daywa, no? Automatic sa 583. Ro negative 580 aman. Ay may sambilog pa nga negative nga ging repeat ang mga kababayan. So bali ana tananda nga result nga ging paguwa. Laboratory result it Western Visayas Medical Center. Uwa kara it may ging paguwa ro Teresita Halandoni a Provincial Hospital ang mga kababayan. Hararo detalye, no? Hararo detalye. Ay basahon naton mga nanga, no? Ro official statement. It aton karanga a provincial health office, no? Ita probinsya Taklan, sinyo niya ni ro aton niya itong official statement yun. Kasi Manwang Dorjel, siin ko unto hatungtong. Okay, pakikuha nabi kay Black Pear. Kung ana nga haprent ro aton niya official statement. Okay. Ro new confirmed COVID-19 cases rayang si Western Visayas patient code number 126 edad 48 anyos gagaki taga Kalibo Aklan agruana karang status hay naka home quarantine ang mga kasimanwa. Ro pangaywa rayang si Western Visayas patient code number 127 sangka 31 years old male nga taga Cadiz City Negros Occidental ang naka facility quarantine imora, no? Naka facility quarantine ag pareho sa datanan nga mga repatriated overseas Filipino workers. So gusto naton nga usisaon tukib-tukibon rurayang naka home quarantine nga kung nag strict home quarantine gid man. Hasunod na naro proseso nga uwa imaw naguwa-guwa, uwa imaw may nakahalubilo, uwa imaw it may gingbisitahan, no? Ag safe gid bagaro anang pamilya, ag safe gid ro anang karanga palibot. Doon malang manduaton karang mga kasimanwa, no? Nga gustong ipasiguro ay ibalita dayon naton sa aton karanga mga kagmanguran nga hindi ka mumahawag ang mga kasimanwa. Kaparehas ko rayang nagtugat anot pagpanik, nagtugat anot kahawag. Tagrayang ng tagaleso nga nag-home quarantine ang mga kasimanwa. Sa aging pagawa ng laboratory result by province ag highly urbanized city, Ruaklan kahapon, ay may aging pagawa nga 32 ka mga laboratory result. 32 sa ruha pagawa kahapon sa Aklan. Ag sambilog lamang so far doon nag-positive, so may 31 kita ka mga negative, no? Raya raiging pagawa ita Western Visayas Medical Center paagto kay DOH Regional Office 6. Si probinsya itantike o ay resulta hanga pagawa, no? Halin sa Teresita Halandoni ag sa Western Visayas Medical Center. Sa Capiz may tatlo. Ro tatlo ka magaging pagawa para sa Capiz ay negative. Ro Guimaras may pito, puro man negative. Ro nga Iloilo Province may 133 ka mga ging pagawa, no? Nga laboratory result apang 132 yamang rong negative sa bilog sa negative ging paripit. Aron yung status. Rong Iloilo City may 177 ka mga result nga ging pagawa kahapon ang tanan mga negative, no? Negros Occidental may 187 ka mga ging pagawa nga laboratory result apang sa bilog rong positive. So, 186 rong negative. Ro Bacolod City, may 44 tanan ka mga ging pagawa ng mga result, no? Rong Western Visayas Medical Center, ag tanan man hay negative sa kaguit Diyos. So, sa total nga 583, no? 583 ka mga laboratory result doging release. Ana tananda ita Western Visayas Medical Center
ang mga kababayan. So daywarong positive, sambilog roging repeat sa negative, a total of 580, no? 580 tanan ro negative, no? Pero sa kamatuoran kung imong sumasumahon, 583 aroging pagawa nga laboratory results. Sa mga repatriated OFW mga kababayan ha, nga mga nag-positive by area, Ruaklan may apat yun, no? Ruuna hay ro Banga, sumnod hay ro Makato, sumnod ro Leso, sumnod ro Kalibo. So may apat yun kitataran ka mga nag-positive nga mga repatriated OFW. Ro Antique may apat man, ro Capiz uwa pa, no? Uwa pa ita repatriated nga nag-positive. Ro Guimaras may tatlo, ro Iloilo Province may wago, ro Negros Occidental may siyam, Bacolod City may pito, Agrong Iloilo City may trisi. Agro total repatriated naton nga nag-positive all over Panay Island, Western Visayas, 48 na. Ha, 48 na sa mga ROF naton ro nag-positibo ang mga kababayan. So kung naton pagasumasumahon, 48 sa repatriated, total 127 ang mga kababayan do, mga nag-positive man sa COVID, iya sa Western Visayas, ay matsawa patangani hadugang kararo repatriated, no? Sa 127 nga ra, ang mga kasimanwa. Aton abihin doon ang ipangutana ra kung hadugang hindi kararo 48 sa 127 mga kasimanwa. Sa aton nga Philippine COVID update mga kasimanwa, dumugang kahapon ita 518. Ro case reported kahapon ha, as of 4 PM. Ngani umabot yon sa 22,992. 22,992 total number of cases. Kita makaroon may una sa Pilipinas. Rodet 1,017 hadugangan kahapon an umbaw, grabe an umumat arong patay no. Ro recovery naton hadugangan it 99, so 4,736. Ro press case naton ang mga kasimanwa dairo mga result no nga habuog sa pasyente within last 3 days 280. Ro sa NCR 61, sa region 7 82, agro iba 115, agro repatriate hay 22. Grabe tagagi no, repatriate nga ra abo ta nga nagapositive nga ni ay makatagagam ta no nga hindi pag i-repeat test ro aton kara nga mga repatriated iya sa probinsya Taklan no, sa late case dairo mga test result release sa mga pasyente 4 days ago or more no, 238 ag 89 kara halin sa NCR, 4 halin sa region 7, agro iba nga mga area probinsya no ay 142 ag sa repatriate hay 3. Kasarangan tagaliro mga repatriated nga ra kon maka-contribute no, ita mga nagapositibo ay purot ana abira sanda imported mga kasimanwa no. So gani iya sa Aklan tinguhaon dapat ko aton nga gobyerno provincial nga iparepeat gid dong resulta, kaya gani ginatawagan aton makaron si kasimanwa nga Dr. Cornelio Bongkwatson pangutan-on naton kon may pag-iba no sa proseso no, ita pagabaton pag-abot ita mga repatriated kon idiretso man gihapon sa Aklan training, i-validate, i-check ro mga document nga imaw hay non-COVID base sa resulta it anang RT-PCR, ay may naka-istorya kita eh sang ka in-house doktor, doktora sa Metro Manila nga idol. Huwag kayong basta-bastang maniwala kasi yung accuracy ng RT-PCR ay hindi pwedeng pagbabasihan. Dapat magkaroon kayo ng repeat test dyan. Kasi bumabiyahe sila eh. Ha? Nung kinunan sila, eh, baka wala pa silang COVID. O, natutulog pa si COVID, kaya hindi naging positive, negative pa pagdating dyan. Nagising, o. So, naging positive na siya, hindi nyo alam. Binitawan nyo, pinakawalan nyo. O, nagwarang-warang tama na imaw. Ay, di karun tama na kamumayari. So, mana, kung may amon iyang ates sa Metro Manila, dapat pag-abot mana rin akin nyo, sa Panay,
sa aklan, iparipit test nyo, ha? Ay haron man gali man ang libre man, gobyerno man ang nagabayad. Ang ginagastusan niyang mana ko inyong provincial government ay rotiskit. Rayang ginabutangan baga it mga swab sample nga ginadaga ito sa Iloilo para hindi makontamina mga kasimanwa. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. So yun do, sugit ka akon ko akon nga nakaistorya. Nga wag mana kayong umasa kaagad kung RT-PCR. Dapat mana i-request nyo sa Provincial Health Office sa Department of Health sa Provincial Government. Ginapanawagan naton si Aklan Governor Joven Miraflores nga gob, please lang ayara rohambang itsang ka residence doctor, no? Ito sa Metro Manila nga may pinaniiran ag nakasayod, no? Ayroan ang hospital nga ginatrabahuhan ay ginadayhan man it pasyente nga inigo nga rat COVID ay haron ginatos ro naga positibo, no? Sa Metro Manila mga kasimanwa. So ipangutana naton, ipasiguro naton kung ging ideyahan da it aton nga provincial government ayro aton malangani makon nga ginagastos ang tisket libre mando bayad sa pagpatisting, no? So kung ano yun do naging disposition ni Governor Joven kung provincial task force agko aton nga taga provincial health office ayro aton nga taga provincial health office hindi man siguro na pagbalibaran ni Governor kung mag-recommend nga gob ibaliktaro dating proseso i-justify tayang sa interagency task force nga maura kita. Kasi kung basihan nato on the report sa Metro Manila, no? Saraya ba yung 518 kung imong sumasumahon? 22 plus 3, so 25 tayagi, no? Sa 518, 25 tayagi ka mga returning Filipino overseas. Ronag positibo, ha? Judel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Si Dr. Cornelio Bongquachon, ang mga kababayan. It aton karang nga provincial health office no iya sa pihak naton nga linya ay sa nabuo naton nga laboratory test result na kahapon ro aklan mga kasimanwa ay pila ta gaya taro nag negative naton diya no sambilog ang ro nag positive rayang arang taga kuno rayang taga Kalibo no taga Kalibo ang mga kasimanwa. Okay, dali yan, dali ang ani kasimanwa ng Noriel. Bugon ko anay ro akon ni rang kuno aragon. Okay, una gon si Dr. Cornelio Bongquachon, i-check naton sa pihak naton nga linya. Ikaray mo sa line 1 o line 7. Okay, sa line 1 na Dr. Cornelio Bongquachon, sir, good morning. Good morning kasi Manwang Judela, good morning man sa tanan nga gapamati sa Energy FM Kalibo. Okay, doc, may kaangtanan baga di kara sa confirm woman nga ra, nga repatriated OFW nga taga Kalibo Aklan, no? Dok, ano ro anang history of travel kara, no? Hasta nga nakaabot imaw iya sa Aklan, pang pilang batch imaw ra, agkano imaw ra gingbuan ita swab sample nga hapadagan naton sa Iloilo kasi ro anang status ay naka-home quarantine man gali ra ito sa andang lugar. Yes, nag-abot imaw ra sa Metro Manila last March 14. Bali, halin imaw ra sa Tanzania, Africa. Mm-hmm. Tapos is ito imaw nagtiner sa anang sister sa Quezon City. And then May 14, so after 2 months, patay imaw na nagpa-RT-PCR. And then nagwa ro anang result. Pila pata sir nga adlaw March 14 imaw nag-abot sa Quezon City halin sa Africa, no? Yes, oo. Ag umabot imo sa Quezon City ko? Diyon, March 14. Pilang adlaw patabago imo nagpa-RT-PCR? 2 months. May 14. Siyempre, naabutan yun, it lockdown sa Metro Manila. So, May 14, nagpa-RT-PCR test. Nagawa roan ng result after 11 days. So, nagawa ro result nga negative May 25. And then May 27, nag-travel lo tayo mao Manila to Iloilo, midnight flight. Ag nakaabot to tayo mao yan sa aton is May 28. May 28, okay. Yes, oo. So, upon profiling, assessment, una sa aton nga Aklan Training Center, ging butang imaw sa Marson Hotel. Okay, Marson. Yes, oo. And then on June 2, ging buan imaw with RT-PCR. And then naging coordinate man ron sa aton ging inform ro LGU but puno ro Ligtas COVID Center it Kalibo. Mm-hmm.
That's why nga gimpakamayad nga strict home quarantine. Okay, naka-home na lang siya. Because do yun ro protocol. And okay. Then kahapon, June 9, nagwa ro anang result na positive. Imo. June 9 positive ta, yes, no? Yes, oo. Okay. Now, so pilang days ro anang pagstay sa Marson Dok? So 28 more or less mga 5 days. So 5 days ka tayo mo, no, sa Marson. Yes. Yes, tapos ay ging repair mo sa Ligtas COVID Center at LGU Calibo. Oo. Galing ro LGU Calibo naghambay nga puno utaro LCC nato, no? Yes, oo. So nag sinuro nagdeside lang dayon nga i home quarantine imaw. Siyempre LGU Calibo because nga once nga matapos naton sanda it swab gina-inform man ro aton nga LGU Calibo. Mm. So may mga LGUs abi nga kung available ro anda nga Ligtas COVID Center ina nanda ginabutang sa LCC. Mm. Pero kung hindi available is doyon ron nga itanaon man nanda kung available or anda nga bahay kung pwede ito may mga CR. Okay. So doyon ro. So once nga turn over ninyo sa LGU Calibo, wao ta sa inyong alimara anagot ta LGU Calibo ra ro pagproseso kon i kung desisyonan nga i home quarantine sanda ko tarito nag-inspect ko anang bagay karang nga pagadayunan. Yes, oo. At sanda ko taro nag-orient nagatao ita advice sa tawo nga ra. Yes, agin na monitor man ra kung naka home quarantine it aton nga mga B-herds. Okay, now matapos nga gumawa ro ana karang result hapon nga imo ra test positive. So nag-kanda ka gibaya kamo ita investigation sa LGU kung properly monitored imo ra no ay kasi wa kita na ilang kung naging controversial dahil nga rang tagali so ay base may umpok man iya sa Calibo. Yes, sa monitor matarait aton nga mga barangay health emergency response team. Immediately pag informa naton sa aton nga LGU MHO kang Calibo is nag contact trace agi sanda. That's why pagkahapon is nabuan tayagi ro anang asawa agdaywang kaunga it swab specimen. Na makaroon ginadalaga ni sa WBMC. So ruan ang high risk contacts tatlo, ruan ang asawa agdaywang kaunga. Okay. So meaning ro HCR do high risk contact na ruan ang asawa agdaywang kaunga. Wagot ibang tawo. Wao tay wa matara nagwa. Wa matay mo nagwa git no. Ruan ang kaibahan yang sa bagay. Yes, oo. Pero sa kwarto imo ang isa wa mata natabo nga nag-iba ruan ang asawa o may close contact sanda ko ang asawa pero ging pa swab gihapon naton dura yung tatlo. Yes, basta immediate family members is considered as high risk contacts. Mm-hmm. So wa ta kita problema no kapares kuraya nga sa leso kunong natabo. Yes, oo. Pero ro sa leso is kahapon nagconduct man it swab ro na identify naton nga high risk contacts are is 10. 10 sa leso. Na po sanda so kahapon nabuan man it swab specimen. Makaroon ginadala man sa WBMC. Okay, now, Ruraya nga rang taga Calibo, si Inda makaroon yon. So, kahapon, around 6 PM, gindalaw ta sa aton nga provincial hospital. So, iyagot mo sa DRST meds, no? Yes, oo. Okay, naka-hospital kwa ni Mao, naka-confine. Yes. Nakita at mga sintoma ra, Doc? Initially sa interview is may anang sipon. So ging informa naton raton nga infectious specialist ay makaron gina validate ro gina-examine makaron itaton ni Dr. Abril rundayan ra ang kaso naton sa so, sipon wa pagit so parit kung nanong lagnat fever. Oh yes wa mata. Okay ro anang asawa aga unga hisiin makaron. Una naka home quarantine. Okay, aga ginabantayan, ginamonitor. Siyempre, unga, base makagawa, no? Agroan ang asawa, base makagawa. Yes, tama. So, paano ro andang pagguwa ka ra? Siyempre, sa 14 days, ro andang stock ng mga pagkaon ang mga needs nanda sa pangadlaw-adlaw? Wa ko kasayod sa arrangement sa barangay or LGU Calibo, but of course, una man, nakaseparate abi ro andang kwan nga ra, andang bahay, ag may kaiping man ng mga relative. So, depende ron, pwede man hot dance nanda, or pwede man ga bulig man ro LGU Calibo depende sa agreement between barangay and ro aton municipal government kung ginabuligan nanda ro daya nga ra nga pamilya. Oy, siyempre 14 días no dapat yes. May makaon gid o kun una yung sanda abi anay magagaga nga
hindi sana makaguwait ang dakarang bagay. Yes, oo. Roraya, so anay utang obligasyon dat local government unit itabanwang kalibo. Yes, oo. Roraya nga pagmonitor, no, sa asawag dewa ka mangunga. So wa man asymptomatic ra yung tatlo. Yes, oo. Nakitaan yang pilang adlawon kuno resipon ko raya nga nga 48 years old nga nga OFW. Based sa pag-interview ay may kwantagi mora, may chronic, mabuhay, taba nga gasinipon. So that's why makaroon gina-validate it ni Dr. Avril. Hmm. Tuwana nga kung may chronic imaw nga sipon ay, na mabuhay ta. Oo. Okay. Now, bali, may mga kaibahan ni Maura, pra Marson, no, nga ging pauli man anay, para nga ni mag-home quarantine. Yeah, wa pa naton ma-verify kung may mga kaibahan imaw, but ro do yun nga time is once nga ma-swab sanda is ginapauli uta sandara. Oo. Oh, kasi ro prabi subaklan kahapon saging pagawa nga laboratory result ay may 32. So kaibahan imaw ri kara. Yes, oo. Sa bilog no aga 31 do aton nga negative. Yes, so sa 31 nga ra ano ro composition kara? Kaibahan kara puro mga repatriated OFWs. Pila ro repatriated kara tanando? Wa ko gid ma buo ro exact because sa una sa aton nga disease surveillance officer ro gimpagwa kahapon nga 32. But as of today ro anang may naguwa kuno kabii nga 53 human ka result because as of yesterday ay 100 ro aton nga pending. So may naguwa nga 53 lab results kabii. Magduwa sa 32 nga may 53 human. Yes, oo. May positive ka to doc? Wala, negative. Negative tanan. So negative, oo. Ro ulihi abi naton nga pag uistorya nga to hay matsa kwan eh 170, no? Yes, oo. Oo. Nabawasan da to, matsa naging 126 lang ko nagtaliwan nga adlaw, no? Yes, oo. Bawasan 32, bawasan ita 53, ay pila lang gali. Makaroon is 47 na lang. Kung amat, abi, ro results, abi nga ra, ro proseso kay Manuel Judel ay sa kwan, ro WBMC direkta nga ginapadala sa aton nga opisina and then ginasort out naton per municipality. So kung amat mga gabi yuta gaabot nagapagwa sanda it case bulletin it hapon tapos gabi imaabot ag may kung amat may mga aga-aga pag kita nga gaabot so so makaroon is wa man kita nabaton nga okay report nga may positive. So di kara sa kalibong nga rawaon kita kara ita i-contact trace pa. Yes, oo. Ay nauna man yagi within the family ring asawag mga unga no daywa. Yes, oo. Waot may nakabisita abi rito, no, nga nagsugod sa bagay o nagduaw rito nga i-contact trace naton wagid negative gid. Yes, oo. So manami ay disiplinado, no? Yes, wagid may no? Nagtangka oo. Nga mamaser abi rito mangisyuso o gumapit sa anang bagay, no, Dr. Bong? Yes, tama ra. Nagsunod matara sa protocol nga strict home quarantine. Okay. Oo. So rayang taga-Leso nga ra, ano ro minatuod-tuod, Doc, nga ano kuno nagpa-party, nagpaanaw pata sa mga amigo, sa mga kapamilya, nakipag-inuman, no? Nagpakalibo. Nagkanda ka mo kara, Doc, ita investigation ay sa pihak ko no kara, ginabamalibaran ako na yung rang Leso case nga ra? Yes, last Monday, nag-meeting kami with Mayor Lynette Fernandez, kay ban si Dr. Magdamit, agro mga iba pa nga mga personnel sa barangay. Doon na gani, naka-come up kami with, actually 18 ro ang nga contacts, pero ro, pinaka-high risk was only 10. So, rung mga iba nga mga nagagawa nga mga information ay bukot minatuod na nag-adto imaw sa kalibo, bukot minatuod nga nagkaon imaw ina sa may batsuyan. So, bukod at minatuod rung iba nga nagagawa nga mga information. Okay. Oo. How about nga nakipag-inuman pa? Rung nabaton na muna information during the meeting was nagkaon man lang sanda una sa anang mga igbata. So, hey, paano, so may three houses nga anang aging adtunan. So ro three houses nga to ay subject pa tanaton to makaroon for monitoring? Yes, once nga na-identify naton nga mga high-risk contacts is naka-strict home quarantine sandara. That's why kahapon gingguan tagi sandara it swab specimen. Dura yung three houses nga ra? Yes, so dayang 10 nga high-risk contacts. Bali ina malang manda sa Leso. Yes, oo.
awa mata sa nakaagtor yay, may igmanghod kuno sa kalibura sa sila sena, wa mata imo kaagto. Wa mata. Oo. Okay. So kung ikaso ka may pagpinorel, di karang ra sa subject person, liable day mo sir, ay siyempre kamo, nagapaninguha kamo nga mausisa, maimbestigahan, makabuot accurate information para sa inyong pag, mga aksyon nga pagahimuan, ay siyempre, sa sugid malangman kamo kung subject ka ra, nagabasi, tama? Yes, tama ron. So once nga may violation ikaw sa strict nga 14 days nga quarantine, once magpinuril ka, of course, na violate mo ro quarantine act, nag-violate mo ro Republic Act 11332, nga pwede ikaw makulong, pwede ikaw mapinahan, or both. No? Pwede ikaw mapinahan it okay. 20,000, or pwede ikaw makulong it 6 months, depende sa discretion it court. Okay. Now, ro pag break na sa protocol nga naguwa, nga naka-strict home quarantine mo, nagbisita mo sa tatlong kabagay, makonsider na ito nga anang violation? Kung wa mo matapos ro 14 days nga quarantine period ag nagginuwa ka, is that's an indication nga ging violar mo ro quarantine act. Hayro ana kara di baga matatapos yuta ag result lang ro ginahugat? Yes, oo. So uwa imaw na nagbayular kasi tapos na ro 14 days quarantine result nga lang ro na delay ag nagpositive imaw sa pagwait late nga result. Pero akong pagkasayod kasi manuang judel is wa pata na natapos ro 14 day nga quarantine. Home quarantine. Habaw, yes, himisigabton, timo ka na kung may magreklamo ka na. Pero amo na bing advice is, even natapos mo ro 14 days nga quarantine period, agwa pata result. Agwa pata ro result. Hindi ka na'y magwa. Hindi ka na'y magwa. Okay. Kasi, mas mayad nga, una kita sa safe level, na what if naginuwa ka, pagwa gali, ro'y mo nga, ay tapos mo ro 14 days, tapos gumuwa ro'y mo nga result after 2 days, nga positive ikaw. So do yun ro delikado. Ay so paano ra hamatwa ta ma-monitor da ita municipal aga barangay nga nagagilinuwa imo iwa ta report kun wa pa mabalahuba nga kun wa ro anang resulta iwa pa magguwa ro istorya. So may sigabton kara ro local government do barangay nga wa ta nandara ma-monitor. Ha monitor matanandara but of course is hindi gid man naton ma-monitor nga 24/7 ro daya nga ra nga repatriated OFWs. But depende uta sa aton nga LGU kung ano ro andang pagahimuon nga tikang kung na-violate na naro quarantine. Wait, nakita ka mo nga kapabayaan do LGU or do barangay? Wa man kasi manwang judel because nga nag-agi pa ta imaura sa ano eh pagwa na na sa hotel hay ging buta ging dala pa sanda to sa sports complex, ging orient human, sanda kung ano ro mga guidelines it LGU. So, properly informed bro aton ng mga OFWs nga ra, nga they have to follow strict quarantine protocol. Gani, hindi kita magpati nga, wananda maintindihan ro briefing? Yes, oo. So, break kita sanda tananda, rayang ging pa-home quarantine? Yes, iya pa lang sa, actually sa Metro Manila, kasayod yun sanda ron. Pag-abot iya, pag-assess it aton nga Provincial Health Office, gina-inform man sanda. Pag-abot sa anda, sa LGU, Municipal LGU, gina-briefing man sanda. At gina-monitor man sanda, it be hurts. Okay. Sa mga ging pag-uwa ka to, ging pasugtan, ging turnover, abimana naton sa LCC, no, sa mga munisipalidad, may pending pakita nga o white result makaroon o gumwa yung tanong ng mga result na gara sambilog ang runag positive? Makaroon is gina-verify pa natin kung di karon sa June 2 nga pag-swab natin is may mga pending pakita. Kasi may nag-abot tabi-kabiing 53. O kasi so, very alarming daw, Doc, no? Nga una pataro iba naka-home quarantine basi nagpili na anaw ba? Yes, o. So dapat is kung naka-home quarantine so nagaayugit kita sa aton nga mga repatriated OFWs nga to strictly implement ro quarantine protocol ro health protocol nga kung naka-home quarantine ka is hindi ka tinganay magwa sa inyong bahay. Oo. Okay. So gina-verify nyo makaron kung may una pang habilin yung mga OFW nga kaibahan kuraya nga mga ging papaulit ano it ano ro LGU taro nagpauli bukod kamo. Depende sa agreement, abi, kung available mataro sa kyanit LGU ay ginasuwang nanda. Kung bukot available, ay
province matarugatod. Pero may mga cases nga sandat ang mismo ga-provide si Akyan. Wa ta naton ron ginaalaw nga masakay sandat sa private. Amando. Ay do yun raton nga protocol para maiwasan naton ro mga infection, cross infection na mahawaan do nang drive agro nag turo aton nga protocol is siyempre kung nagahatod is may mga proper PPEs. Eh paano naton ipa-PPEs kung private? Oo. Kasi may nagawa pa katumana, nag-iskapar sanda kung anang nobya, ito ta sa Iloilo. Oo. Deng taga lesong ara, ano ra ka matunok? Bukundot mi na to. Basta ro yung tatlong kabagay gamang ro anangging amin. Yes, oo. Nga agtunan nandang nagkaon, naguliman. Yes, oo. Kuwa manimot na kainuman. I don't know kung di karon nga nagkaon sanda or nag-inom na, pagit. Nag-inom pagit pero why not maging panawan outside leso? Wala, wala. Nga nagpagaysano man na, nagpaagto di kara. Ruan na nga mother. Makara. Ruan nga nanay. Ruga binaligya. So ruan ang nanay, kung na-expose ka na sa positive, may exposure man, may risk guman do tawo nga nakasubuyang, nakahalubilo ko anang nanay, dok? Makonsider man naton? Sa makaroon, di pa naton makonsider because nga high risk contact ro nanay. Once mag-positive ro nanay, ay do yung nakasalamuha na na will be contacts. Pero ha preparahan nyo ta naton it initial investigation, initial talk ro nanay nga para ma-listay lagi naton kung sino mo nag-agto, sino ro posibleng tawo nga uso yon, no? Just in case yan, ha? Yes, ging inform naton ro RHU Leso nga buwan tanan nga details it kung sino mo nag-agto. Plus, during the meeting, ging invite ko man ro aton nga municipal health officer it naman siya si Dr. Levens Marabilla. And naka-alert matasandahin, ging inform ko nga kung may mga clustering of cases nga influenza-like illness or sa SARI or severe acute respiratory infection. So, i-include sa andang history taking kung may may history nga nag-atuhin mo sa duyon nga merkado, anong oras. So, ging brief po tanaton ro RHU naman siya. Okay, kung so ano ro dapat na na-inform mo gali ag briefing on do RHU naman siya kasi nagabubaligya nga ni una ra sa naman sa public market kun ro nanay. Yes, that's why king invite naton si Dr. Levens ko meeting last Monday. Nanay nga ra dok wa ka pakalibo ra. So far wa man it information nga nagpakalibo imaw ra. Dayang napuo nga ra wat may nagpakalibo kara matapos nga matrace anda ag abisuhan nga mag home quarantine. Wala kasi pagka sayo dabi pagka Domingo nga ano nagpositive insigida nga gimpa nag-contact trace ro aton nga RHU Leso and then ging strict home quarantine no daya nga ranga mga nakasalamua ito. So daya lang 10 to 18 ro target makaron nga buan ita swab sample ag ipa strict home quarantine anay for the meantime no. Yes, na expose kay Leso case. Nabuan no ta it swab kahapon ro 10 nga high risk contacts. So paano may ginghambay ka nga 10 to 18? 18 ro total contacts but 10 ro high risk contacts. So habugan ta nando 18. Bukod tanan nga contacts ay ginabuan it ano it swab. Ginaclassify naton kung high, medium, low. Okay. Pero naka home quarantine da sanda tanan. Yes, ko Domingo pa. I see. Okay. Now kahapon may nag-abot man nga eroplano no private from Cebu to Calibo International Airport. Naano may proper coordination dag may paghitoon do inyong opisina do kasi king confirm ra kakon kahapon matapos gum pokro balita nga may nag-abot nga private plane kahapon itagahon sakay kunoit apat ka mga adult ag sambilog ka infant so king confirm kakon nga matuod hambay ni kaapa manager Yosibio Monserrate Dr. Bong. Yes, kahapon ito man ako sa Calibo International Airport because nag-conduct sanda it's IMEX simulation exercise. And di katuman nato na siren. Actually, wa it coordination man sa aton nga office. What coordination? Sa amon nga office, sa akong pagkasayod, wa ako nakasayod nga may maabot. Mga LSI. LSI considered as LSI sandara eh, kasi taga Calibo na may maabot. But of course, it is, I think, properly coordinated with the provincial DILG agaro LGU Calibo kasi nakasayod ro LGU Calibo eh, pero sa party provincial health office even sa kay kaap manager nga it Calibo International Airport eh, nagamba man imaw nga wide coordination but nonetheless as long as na coordinate sa aton nga LGU municipal LGU ito manyagi ro andang ginasuwang mananda so
Ruato na bing protocol magkaroon ka si Manuang Judel once nga nagalin ka LSI, nagalin ka sa Metro Manila or Cebu City nga may mataas ro mga kaso at may mga community transmission is daya ro gina priority naton nga ginabuan it swab specimen. Mm-hmm. So kaapot hapon ging pabuan niya ginaton it swab specimen ag kaibahan makaroon sa ginadala nga specimen pa sa Western Visayas. Including ro nga. Yes, basta tanan nga nag-aabot whether o nga magua nga tanan buan. Ang siin saan dara makaroon do? Sa LCC, Atiasian County Inn. Bali, tatlo raro, membro at pamilya, may, I think, daywa sanda nga kaibahan nga bisita. Aha, so iya sa LCC Kalibo? Yes, oo. Sa Atiasian County Inn? Yes, oo. Okay. So, pag may mga maura, ano taro dapat eksakto nga proseso? Dapat well-coordinated, ano? Sa yes, provincial oo. Government, provincial health office, hindi nga nga sa local government unit, eh, ikaw nakibot ka nga nag-coordinate gali sa LGO at magsugid kinyo. Yes, ro, LSI, abi may proseso man ron kasi Manuang Judel, no? Kung LSI outside Panay is ro protocol, ro mga requirements is doyon may medical certificate ka at may travel authority ka. Hmm. So makaroon bago man ro protocol sa PNP nga maskin inter-region ay pwede uta ro kwan ro chief of police is LGU. Mag-issue it travel authority. Yes, oo. Pero dapat kung ta may proper coordination kinyo, siyempre. Yes, si Sinort Arayon doon nagabakabaka trabaho kung may una nga magkahawa-hawa ay kamo. Yes, oo. Pero sa level mata namon sa provincial health office is gina-require man namon although nga wa man na-coordinate kamon, pero once nga mag-abot sa LCC or sa LGU, is there should be proper coordination. So gina-report man itaton nga mga RHU nga may daily reporting kami sa LSI actually. Mm-hmm. LSI. So gina-require naton sanda nga mag-abot. So gani, hay kunuwa katay mo sa CIMIX nga to kahapon sa airport, wating kasayod yung may nag-abot. Yes, tama ro. Kasi ruwato niya taga-airport manager ay may matugpang aeroplano, waman galing kasayod. Yes, tama ro. If you remember, taga-case naton sa Makato nga to, nga nag-arkilaman sa private, private plane. Baya, kuwan man to, Cebu to Cebu, Aklan. So, waman to kasayod ro, ano? Waman kasayod ro kaap manager. So, hamat hapasugtat kaap nga matugpa ro aeroplano nga waanin mo kasayod? So, do yun, wa kita kasayod kung mga protocol in hindi the airport. Hindi nyo mapungkuan ito man, Dok, nga dapat ay i-centralize gidro coordination para hindi man ba magawa nga inusinti taro PHO, inusinti taro kaap, ro nakasayod yung hirubanwat kalibo. Dapat kasi pre, kung may rimalaso, rahay damay, takamo man gihapon ka ra, nga haman airport, ipasugtan mo. Yes, haman, Dok, wa kamo kasayod. O, yes. Diba? Tapos yes. Kung ihong quarantine sa dara, may magpositive ka na, kamot aro kayo, oy, kamot ang ginabasaw tawo. At oon man, Dok. Yes, tama ro, no? That's why, kinanglan may proper coordination kita. Kamot ang ginabili nato at pagbatikos. Even ro DOH, wa man nakasayod, basta mga private plane nga iya taga tugpa sa aton. So, iya sa daron, gapangutan na it-data because wa taron sa andang database. Aha. So akon malang Dok ha nga suggestion para at least ay centralize baga nga may coordination no para wat baga sugan. Yes tama ron i-inform naton sa incident management team nga doon ron nga may mga issues kita regarding sa mga LSIs nagauliya nga naga agi iya sa aton nga Kalibo International Airport without proper nga coordination. Halimbawa abi ipauli ta rito ron mo quarantine lang mana kamo ay puno. Tapos magwinarang tanag tapos ay ha-report yung kinyo nga Dok, kay buhay man at swab specimen abiro among nag-uuli nga ra. Tapos yes, pag-abot at punto nga nag-positive tayo mo, hey kamot, abiro ginabaso rin tawo, man at ipinabayan ta to. kami mata sa level sa province, maskin nga wa na inform, para sabi ka ron, as long as ro receiving LGU, inform kami nga may una nga nag-abot, nga taga Cebu, pag-profile nanda is, basta importante, may close coordination. Do yun, takunta, may close coordination. The RHU and the PHO. Para hindi man ba maguwang tangaro aton niya kuhan, tangatangahan niya watakasayod, no? Ay sayod kita magkaroon, may sangkiring likyag ang kuliso nga rin, magmait ang buboy sa inyong opisina. Yes, ni Dr. Victor Santamaria, ikaw gid mismo, ikaw rin tagahambal, di ba? Yes, so. Pag-intindit, ananday, kapalpakan, ta ita provincial health office, rin tagaling, wata mag-ordinar do.
local government unit nga kung sundon do proseso ay pwede ta kung tang mag-coordinar informahan niyang, no? Yes, ay informahan malang abik mo nga manado kay may amon yung to nga nakatago sa LCCO pabuan namon to swab specimen ay makibot ka masiguro nga paano naka gapos siya paano nakatugpa ro eroplano nga rangwa tama naka sayod kami, di ba? Yes, tama ron. Hindi man sandaron makabuo it swab specimen or maswab ro mga pasyente nga ra kung wa kita gaagi sa amon nga office. Now, sana tabo nga ra sa kuan sa leso, no? Kasi may nakaistorya ako nga sa bilog na kon sa mga kakilaga, no? Nga doktora, residence doctor aga trabaho man sa sangka kilaga man nga hospital sa Metro Manila, no? Nga una man nga ni ginadagakan daro mga COVID patient nga ra nga mana, wag niya mana kayo kaagad magkonforme sa RT-PCR. Doon na lang ang advice, Doc, ginaray ko kimo, ha? Kasi ang accuracy, ganitong porsyento lang, ilagay natin 60-40%, no? Accurate. Yung dapat mana ninyong gawin, bago nyo bitawan sila, ay dapat mana ma-repeat test. Doon na lang ruanda karanga, ruana karakakon niya hambay, no? So, hambay mo kakon, Doc, kung nagtaliwan nga, i-revisit na na, no? Kung pwede nga mahimo, ano ron inyong disposition makaroon? Ay haram at sa lesson learn nyo nato doon, natabo nga na sa lesson nga, indwa man abi kahugat, nga hugat tundot eh, sa'y nagguwa yuta, ay, ro, pagbaso ba ga, nagkakunik-kunik ko na yun? Ah, yes, much as wa, gustuhon man naton nga i-retest naton sandara, is hindi kita kaya, kasi manwang Judel, no, kuwangon kita ro aton nga, mga transport media or testing kits. Okay. So, ro among kasugtanan last Monday is, once nga mag-abot sanda iya ag may result sanda within 7 days nga halin nga na swab sanda nga of which makaroon o taro nagakatabo sa Metro Manila eh. Pag-abot din daton nga repatriated OFW insigida ginapa-test nanda sa Manila ag kung magwa ro result after 2 days ay ginapauli tagi nanda sa probinsya. So roamon nga disposition is within 7 days nga na buwan ni Mau it swab specimen at nakaabuto tayo Mau iya ay hindi yuta naton i-retest as long as wa sandara it mga symptoms. But more than 7 days is doon doon nga gina-priority nga i-retest naton sandara. So doon ro amon nga ging meetingan last Monday. And another is roaton nga mga LSIs coming from Metro Manila and Cebu is doon man ro gina-priority naton nga i-test. Nga kabuan sandara wa man i-test ro aton nga mga LSI ro andang bit-bit kara is mga medical certificate man lang. But kung halin ka sa Cebu, halin ka sa Metro Manila, ay gina-priority naton na so gina-clusterize ninyo nga kung do lugar nga ginghalinan bukon man it masyadong mataas ay gina-obserbahan lang for 7 days without repeat. Ano-ano ron? Halimbawa, ro mga nag-uguli nga ron nag-uguli iya sa aton, nga bo sa halin sa ibang lugar, nga bukon man it, risgong maya, do lugar nga ginghalinan, ginaobserbahan lang sa da for 7 days, matsabaw ron? No. Once LSI ka, ay, di ba may advisory man si Gob, nga kung iya ka sa panay, ay wao taro medical certificate, wao taro travel authority. Under ko kagyapon it 14 days quarantine period. Sa? Imong bagay o sa home quarantine. Home quarantine. Hindi uta naton masarangan ro mga facility. Home quarantine. Kasi punuan kita ro aton nga facility. Pero kung outside metro, outside Panay ka, kinahanglan ro medical certificate ag travel authority. Ag 14 days home quarantine. Pero kung halin wala ka sa wala nang test. Wala nang test. Pero but kung halin ka sa Metro Manila, halin ka sa Cebu, doon do gina-priority nato nga na dapat ipatest ka kasi high risk dito lugar gingharilan mo, no? Yes, oo. Especially kung OFW, dapat gina-paripet test ginaton da. Kung within 7 days na testing ka sa Metro Manila, pag nakaabot ka kating iya, asymptomatic ka, within 7 days nga ging test ka, ay hindi uta naton i-retest. Ipa-quarantine dagyapon naton. Okay. Pero kung more than 7 days, halimbawa, parehas ka na, May 14 pa tayo mauging buwan ito, ano, ag May 25, so, mabuhay taro, ano, so, kinanglan, i-retest naton. Oo. Okay.
Oo. So nga ni hay rayang rang natabo sa nalok, rabbit ano? Na ano ano ra dok na naapektuhan na ko pagka late ita resort nga pagpaguwa. Yes, because kwan ray daya actually nag-abot imaw ra pa kwano tara lockdown kaya nabuhayan man imaw kasi home quarantine imaw ra bukod tara imaw nag-facility. Mm. So wa imaw ma-include dikato sa mga naka-facility halimbawa sa PICC ka or sa World Trade Center nga mas madasig no. That's why nga makaron is mas madasig utaro anda nga proseso makaron. Mm-hmm. Sa pag-test at pagpauli sa aton nga mga repatriated OFWs. Okay. Pero kada tisket, Dok, sa bilog, mga pilar o balor ka ron? Wako kasayod ro exact nga kwan, balor na, pero kung gapa-test kita, ay according mata sa napatian natin, it's 8,000. Pero sa makaroon, wak man it laboratory nga ga-adto ka, aga walk-in, nga mm-hmm. gapa-test ka. Because mm-hmm. tanan nga ginabaton nanda is tag manghalin sa mga provinces nga ana it mga surveillance. Mm-hmm. So daya nga ra nga kaso naton sa Kalibo actually pag inform katot kaput agahon it DOH is sa katukuno nga ging sakyan nanda nga eroplano from Manila to Iloilo hay matsa tatlo matsa apat or lima ro nag positive. Mhm. Bawa. Do yun. Okay. So, do yun, gina-verify naton doon daya nga ra nga mga nag-abot ko ginswaban naton it June 2 kung iyaw tatanan ro result or may ginahuat patagita. Mm-hmm. So, yeah. Mauron gihapon do prosesyo, wag gihapot pagbago, no? Basta within panay. Yes, oo. Wag yun. Pero kung halit Manila at Cebu do yun, gina-priority naton. Yes, oo. Dr. Bong, pero kung may una kita mga makita at mga symptomatic nga rahay do yun, siguro i-priority. Yes, automatic. Basta once nga may oo. Symptoms, mm. ag may history of travel, ay do yun taron, ginabuan tagi ron. Agkabay pa nga, mabalidate ninyo't maya, Dok, no? Nga kung may una pang habilin, kaibahan ko mga bats nga rahay, nga na-deliro ang dagkarang result, nga mamonitor gin sana't maya, doon ang dagkarang movement, nga hindi anay magpagasaga-saga. Otherwise kung gumawa kun do anda karanga test result nga negative sanda no ay mabudlay kun magpositive ag may mga ma-expose pagkita nga mga ibang tawo no yes, Dr. Bong no yes so okay now ano ro status it Metro Skybar ano kuno ging close sa makaron is ro aton nga Metro Skybar is wa kita it repatriated OFWs ito. So, pangutanon pa natin kung ano ro... Pero open mat ang ginagamit gihapot probinsya imaw o uwaanay? Do yun ro, gina-verify ko kung kumustaon ro aton nga mga provincial quarantine facilities nga mga hotel because wa ta tawo eh. Based sa amon nga, based sa akon nga report kahapon is wa ta it repatriated or any persons nga ito ta nakastay sa Metro Skybar. Aha, okay. Now, pilagon ka mga munisipalidad makaroon, Dok, ro may quarantine facility, ro mga ligtas COVID center. Ag, ro iya ba yung nagkakatabo nga ra nga, ro ibang banwa, iya ta nagaagto sa Kalibo? Ay, pwede ba garon nga iya ta sa Kalibo tanan itumpok, ro mga LCC? Actually, kasi manong Judel, ro tanan nga mga LGUs makaroon, eh, may andaw ta nga ligtas COVID center. Mm-hmm. So, 17 ka mga LGUs may ligtas COVID center. So sa kabilugan nga total nga mga repats nga ito sa aton Ligtas COVID Center ay may a total of 62 na una sa aton nga Ligtas COVID Center. Oo. Pero ro akon dok nga gina-worried it ibang nga mga kaigmanghura naton nga siyempre ro ibang banwa hay iya pat ah nag-usoy sa Kalibo pwede ron. Ay siyempre ay ro pag-establish abi nga ron it Ligtas COVID Center depende taron sa aton nga LGU but kung wa sanda it makita that's why nagamuwa sanda iya sa Kalibo nga mga establishment kung pasugtan sanat Kalibo no kasi yes, overpopulated ang Kalibo no matuod yes. Abong hotel iya abong pasilidad but the point nga diba ginapalocalize nga din aton nga ideyahan may school may una mga travelers in o kung uwa man ginabi man at hindi man abi ginahambag ng hotel tanan do aton yung quarantine facility, di ba? Yes, but wa kita it kwan iya, wa kita it LGU nga Rwandang LCC is una sa maskwelahan.
Oo. Okay. Ro, importante lang kara even nga kung wow tagid makita man ro mga ibang banwa ag nakipagmuwas ang daya sa kalibo. Kung gasugot ang kalibo, why problema? Yes, oo. Pero importante. Pero iro pangutana kara kung nagkoordinar do ibang arang mga banwa like iya sa may airport, raya nga arang Discovery Boracay Hotel sa paggamit ay base nagdirekta gat asanda man rito, no? Agwat koordinasyon do yun tarumabudlay. Pero kung may koordinasyon ag nakipagmuwa, hay okay lang. Yes, oo. So tanan nga mga LCC naton is hindi man magkadlok ro mga tao because nga may nakabantay gitaron nga mga PNP personnel as part of the team nga gabantay di karon, may health personnel, may PNP, so well guarded gitara nga dapat hindi uta magguwa sa LCC ron daya nga ra nga mga tao nga una ging pa-quarantine. Mm-hmm. So ngani sa makaron kung ginaistoryahan naton as far as LCC is concerned, tanan niya mga munisipalidad, no? Halin ito sa Bataan, Altabas, yes. Agto sa Punta, sa Buruanga, ay establisado. Yes, oo. Ruandang LCC, Ligtas COVID Center. Yes, oo. Ag may mga sugod ron, tanan. Yes. So, gina-expectar pa naton nga more OFW doc, rumaabot? Yes, abo patarang gauli. According sa Dole, gani, or sa OWA, it's sa OWA, ay mga more than 40,000 patarong mga OFWs in the next succeeding months nga gauli. Mm-hmm. Okay, agahara makaron may anunsyo no aton nga IATF. Buksan na ang lahat ng airport para matanggap na natin ang pagsiuwian ng mga OFW. Ay yes, may posibilidad ron because nga maro present magaron nga situation is ito tatanan gina paagi sa Iloilo eh. Mm. No, so ito pataro OWA pa taro gagasto nga road transportation alin sa Iloilo to iya sa Kalibo. So, possible nga i-open lang nandaro iba nga mga airports para direkta matanga iyaw tasanda matugpa sa Kalibo. Okay. Sige, Doc. Abugin niya. Salamat sa oras aga informasyon, no? Gaging taon ni mo iya sa programa sa Energy FM Kalibo. So, ano ring mensahe sa ato niya magkagmangura na hira, hindi na mapugnan, Dr. Cornelio Bong, no, ay abong aning nagambag nga kabay pa man nga hindi kita magka local transmission sa natabo man nga ra sa Tagaleso, no, agahara na manage matagali nga base sa report wa matat kung ano activities nga naga break ita protocol durayang taga Kalibo nga ra, no, Dr. Cornelio Bong Quatson, ano ro imong mensahe sa ato nga makigmangura? Di siyempre may una tang kinubaan, no, may una tang nagsala, no, aga nagapinangutana kung base man na may mga exposure kita, Dr. Bong. Ah, yes, nag-apilagit kita sa aton nga mga repatriated OFWs nga sayod ko man nga nahidlaw tagit kamo sa inyo nga mga pamilya ay mag strictly sundon gid lang naton ro mga protocols naton. Hmm. Nga kung naka-home quarantine kita is strict home quarantine because ro ginaubra naton ro ginaubrat gobyerno is para man ron kinyo, para man ron sa inyong pamilya, at para man ron sa inyong komunidad, nga para maging safe sanda. Naintindihan man naton, ro, andang kahidlaw sa andang pamilya, pero intindihon man punta nanda, nga sundun lang gid, ro, protocol nga 14 days. But even nga natapos mo ro imo nga 14 days quarantine period, pero wa pataro imo nga official result is, mas mayad nga huwatun gid lang. Sa mga tao is abu man ro atong nabatian nga mga negatibo nga mga comments, ro akon lang mahamba is ginaobra namon tanan ro amon nga opisina, ginaobra kita namon tanan nga para matapna naton ro COVID-19 nga ra. May mga ibang nga mga reports nga mga false information, but kami sa Provincial Health Office kutob sa among makaya is ginaobra kita namon tanan sayud matanamon ro ano ro amon nga ginaobra. Because nga gina-prioritize mata naton ro mga contact tracing nga ra once may mga mag-positive kita, and magsunod lang kita sa mga suundana, no, careful lang kita sa pagpagawa it mga information nga ra kung bukon it validated ay base ma-violate nyo man ro mga protocols ro bayanihan to will as one act. Mm. May mga provisions karon, may mga prohibited acts nga pinaguwa kait mga false information, so magdahan kita
sa pag-share it mga information. Kung may mga balita nga nagaguwa imaw, hay not necessarily nga may community transmission kita. That's why gina-classify naton ro mga contacts nga ra, whether high risk, ginabuan naton it mga swab specimen, ginapa-quarantine naton. So what is important is magsunod lata kita sa sundanan. Of course, i-validate anay ro mga information nga gina-share ninyo. Hindi nga pagkakita nyo ko information, i-share. Bukod validate. Habatian malang, habatian. Puro ibalita. Mga hearsay, puro mga hearsay. So ano sa milog padukro, hebatian, sa nakabati, iko, ga ibalita. Yes, oo. Ibutang agi sa Facebook, i-chismis man to sa iba. Abo man naga-comments, it mga discriminatory, so pwede man kamo karon makasuhan. Okay. So kung naging na-discriminate man naton, yung mga taga-leso nga ra. Okay. Oo. Sarayang natabo dok sa Banwat Leso nga may tatlo ka bagay nga nahaagtunan. Nano para kimo sa imong pag-assess makaron paunahan lang gagin naton nga hindi kita mahawag nga magkaroon kita local transmission diya sa Aklan. Wato naton na kasi manwang Judel ro result it aton nga mga high risk contacts nga ra. Kung magpositive ra ag may ma-report kita nga mga nga nakasalamuha man ko nag-positive nga ra nga mga high risk. So di karon. Hay, di karon yun kita makuan nga may community transmission. Okay, so ipahilayo lang dok. Ag yes, salamat gid sa timpog sa oras ug sa pagpaintindi sa aton yung makigmura. Salamat gid. Oh, thank you very much man. Ag mayadad nga agahon sa tanan. Okay, nabatian nato si Dr. Cornelio Bongquachon. Sororaya nga rang napugo naging pangbuan ita swab specimen nga hapadagagon. Raya ro bagantayan sa anait leso case ra ha ang mga kababayan. Kung mag-negative ratanan, makaginhawa kita't magawig, ay, sagamat, uwa it community local transmission. Once nga may mag-positive sa napugo nga ra, ah, mga kababayan. Di karon yun. Mark my word, ah, mga kasimanwa. May local community transmission yun kita. No? Suno kay Dr. Cornelio Bongquachon. Hindi mo makambal. Uwa mo na ilang ang pangunahan. Basta't kung may mag-positive ka ra, hayro yun yun doon. Local community transmission. Ah. Pero pag uwa, pasagamat kita, mga kasimanwa. Abero, munisipyo't kalibo, pag uwa, kamokon may una nga muwa between the other municipality nga iya makaroon sa kalibo na ga-maintain. Ah. Kuanda kara nga LCC, like banga, may muwa baga? Ay doon ko naro sa bilog eh. Doon yung koordinasyon dapat, MOA, nga nagapasugot kita riya sa Banwa Itakalibo, no? Kung nagapasugot si Mayor Emerson. Plus, sarayang pagbaton Itakalibo, sarayang flight, huwag ani gali kasayod ka na si Monserrate. Oh. Huwag man kasayod si Dr. Bong, hamed niyan eh, may simix ito kapon. Simulation. Oh, ay kunwaro simulation, ikibot aron niya. Dok Bong, may amon niya. Lima. Pwede namon nga ipaswabra. Oh, mga tanas, dok mong sinhalin. Sibo. Wata kami kasayon. Pati galiro aton nga Kalibo International Airport, ginatugpaan yung eroplano, ay. Wagali kasayon. Ay, paano takon mga, ay, terorista, taro tumugpa ka to mga kasimanwa. Nakatugpa na sa aton nga Kalibo International Airport. Good morning gali ha kay Engineer Bin Mamagat nga naga-monitor makaron, kay Maris Ferrer at kay Fatima Karim no nga naga-monitor makaron sa aton karang pagpangalagad, kay Laarni Villanueva, kay Ma'am Rosini Tikar Saiman, ha, kay Rogi, kay Ruby Giyab at kay Mabel Matores Villanueva. O kaparehas abi karon mga aki gumaning mga alipores ni Emerson. Huwag kasayod ang Kalibo International Airport nga may matugpa, gamiton ang airport. Huwag kasayod ang Provincial Health Office nga may ginaging pa uli riyaro taga Banwat Kalibo. Ay kapariya sabi ka ron, ha? Magakig na naman ka mo kay si Mayor na naman ang ginabasol ko, ay mga gago. Alas 7.24 doaton karanga oras sa Banwa, magabalik ako sa dugang pa nga mga balita, dugang pa nga mga informasyon. Agroraya nga balita ginahatod katon ita MX3 bangod nga ro MX3 tested and provenyon mayad nga balita
Rogi na saligan ninyo nga MX3 capsule makaron verified with alpha, beta and gamma mangosteen. Very low in sodium content, cholesterol and fat free. Suno sa clinical trial dumabuhay nga pag-inom ita MX3 capsule hay pwede nga makabulig agod mabawasan dong pagpanakit it kaso-kasuan. Mag MX3 adlaw-adlaw bulig para makalikaw sa mga masakit kay bahan dong proper diet ang exercise. Importante nga pahanomdom dong MX3 capsule hay bukonit bugong kay hindi dapat gamiton nga pangbugong sa anuman nga klase it masakit. Ro sugat nga ra ha it papi or Publishers Association of the Philippines Incorporated. Perma doon ni Chairman Emeritus Juan Johnny P. Dayang, sinugatan na si Mayor Lachica, ano robot hambagon? Lecturan, turan, doaton ni Alcalde? Ah, aman di utakan tigo ay? O balikan ta, pagkatapos si Jamagara.